Sweetheart, what happened? Wika na Stephen na may tabing ngiti sa kanyang mga labi roon. Huminga naman muna ng malalim si Atasha bago sumagot sa kanya. Stephen, you have a big problem right now. Ang magazine nyo, naglabas ng article na important ka raw. Wika nito na agad namang nagpasingap kay Stephen at agad na nagpalaki sa kanyang mga mata. Pagkuhay biglang umalingaw sa isipan niya ang naging pag-usap nila ng kanyang sekretarya kaninang hapon bago nilabas ang article nilang iyon tungkol sa kanya upang mas tumunog pa ang pangalan niya sa buong mundo. Sir Steph, handa na pong ipinapagawa niyo po sa akin. Naibigay ko na pong mga iyon kay Archie at i-release niya po iyon mamaya. Kagaya po ng inutos niya sa akin. Be sure of that, okay? Baka pumalpa ka na naman dito kasi paiiralin mo na naman yung katangahan mo. Napahinga ng malalim si Stephen pagkatapos siyang naalala ang nangyari kanina. Pagkuhay nag-iinit ang buong katawan sa galit na napadiin sa pagkakahawak niya sa manibela ng kanyang kotse. Sabay sumasabog sa sobrang galit na sumigaw siya sa kanyang isipan ng Hope Buena Vista, humanda ka sa akin bukas. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento mo. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hopia apo, halika na't kumain na tayo sa pagkainan. Lalamig na yung pagkain. Narinig ni Hope na sigaw ng kanyang lola mula sa labas ng kanyang kwarto. Pero imbis na sumugot na rito ay, hindi niya muna ito pinansin. Dahil ang mga mata at buong atensyon ng dalagay, nasa hawak niyang voodoo na doll na nakita niya kanina sa loob ng mga lumang box ng mga magulang niya. Naglilinis kasi siya kanina sa buong bahay dahil day off niya at naisipan niyang halungkatin ang mga lumang gamit ng mga noon pang namayapang mga magulang at iyon ngang nakita niya. Kaya kunot na kunot ang noo na pinakatitigan niya itong mabuti habang may naglalaro sa kapilian sa kanyang isipan. Pagkaway tumangaw-tango siya habang lihim na ngumisi roon at habang paulit-ulit na hinaplos ang kanyang mga daliri ang ilalim ng kanyang ilong. Pwede. Sa taktang panahon, aniyat pinagalaw-galaw ang mga kilay niya habang nakangisi pa rin. Ngising agad na palitan ng iwi nang bigla niyang maramdaman ang masakit na paggurot ng kung sino sa tagiliran niya, sabay sabing, ikaw na bata ka. Nandito ka lang pala sa kwarto mo pero di mo mula ako nagawang sagutin. Niha, niho, wala akong narinig mula sa'yo. Ikaw, Hopia, namumuro ka na talaga sa akin. Namumuro ka na? Tila gigil na gigil na inis na paninermo ng lula ni Hope sa kanya habang patuloy pa rin sa pagkukurot sa tagiliran niya. At nang umiwa siya ay, sa tiyan naman siya nito kinukurot habang maraing naglalapat ang mga labi nito. Aray! Aray, Lola! Tama na po, Aray! Lola'y naman eh. Ang sakit po ha. Tsaka yung boses niyo po ang lakas. Sakit sa tenga. Lakas makatanggal ng dumi sa tenga ko po. Pero in fairness, may advantage po talaga lagi ang pagtataas mo po ng boses sa akin, Lola. Pero masakit pa rin syempre, Aray. Lola naman eh. Sabing tama na eh. Tsaka dalaga na po ako, Lola. Dapat din yun na po ako dapat kinukurot ng ganyan kasi look at your apo. She's already 26 and she's young, wild and free. Oh yeah. At nag-jopperns pa siya dito na mas lalo yatang nakadagdag sa inis rito. Kaya namewang ito sa kanya at nakataas ang isang kilay na sumagot. Ah, ganon. So galit ka na ngayon kay Lola mo. Nagtatampo ka na. O sige, maghanap ka na lang ng ibang lola na mamahalin ka at tanggap ka kahit tatanga-tanga ka. Pairap nitong sabi kay Hope na ikinanguso naman ng dalaga sabay sabing. Aray, ouch po Lola ha. Mas masakit po yung panghuling sinabi mo sa akin ngayon kesa sa paggurot-gurot mo sa akin. Parang ano, parang binagsakan ako ng lupa't langit sa sinabi mong yun. Nakangusong reklamo ni Hope rito na agad namang sinagot ng matanda nang. Parang binagsakan ng langit at lupa apo. Yan ang tama. Huwag mo nang baliktarin pa, parang awa mo na. Nakakangiwi pakinggan eh. Pangungoreksyon pa nito na mas lalo yatang nagpatulis ng nguso niya sabay sabing. Lola, ang galing niyo po talagang mag-comfort no? Grabe nakaka-touch. Tinatawag pa nga nila ako sa office na tanga. Dumagdag pa po kayo. Mabilis na napasinghap at nalaki ang mga mata ni Hope. Sabay mabilis na nagtakip ng kanyang bibig at nang mapagtanto niya ang kanyang sinabi. Ngunit huli na. Narinig niya iyon ng lola niyang pagkatapang-tapang, pagkaway na pahugot ng isang malalim na buntong hininga at nagbugay ng marahan nang makita niya kung paano unti-unting nagtagpo ang mga kilay nito habang bahagyang nakaawang mga labi dahil sa sinabi niya rito.
pagko ay nagsalita ito roon. Ano apo? Anong sinabi mo? Tinatawag ka nilang tanga? Sa pinagtatarabahuan mo? Aba, at ano naman ang sinagot mo sa kanila? Huwag mong sabing tumatahimik ka lang. Huwag mong sabing hinayaan mo lang sila. Takapamiwang na tanong nito sa kanya habang tumaas baba ang dibdib nito. Halatang pinipigil ang galit. Nais tuloy niyang tapyasin ang uso niya dahil talagang hindi siya marunong magpigil sa mga sasabihin niya minsan. Ay, kadalasan pala. At sa naisip ay, nais tuloy mapatampal sa noon ng dalaga. Hoy, Hopia, tinatanong kita ha. Ano? Sinasagot mo ba sila o hindi? Galit na galit pa rin untag nito sa kanya. Kaya napahikbi na lang si Hope ng mariin at napahinga ulit ng malalim bago sumagot. Eh, Lola, di ba po sabi ni Lolo nung nabubuhay pa siya na hindi ako makikipag-away kasi masama yun? Ngunit hindi niya na naituloy pang gustong sabihin dahil sumingit na kagad ito. Ay nako, nako Hopia, mana ka talaga sa lolo mong hindi mahilig sa gulo. Nako, paminsan-minsan kasi apo, hindi masamang pumatol sa mga taklisang dila. Hindi masamang sumagot-sagot at ipagtanggol ang sarili lalo na't sumusobra na yung taong kaharap mo na umaaway sa'yo. Hindi masamang pumatol sa gulo lalong-lalo na pag inaapakan yung pagkatao mo. Tingnan mong lolo mo. Dahil hindi siya mahilig sa gulo. Ayun, umaut sa mga nagrambula noon sa mga lasing. Kumpiyansa siya kasi mga kaibigan niya eh. May pasabi-sabi pa siya noon. Hoy, tumigil na kayo diba? Sabi ko huwag kayong mag-aaway. Diba sabi ko masamang mag-aaway? O nag-aaway? O ayan, sabi niya habang pilit na inaawat ang dalawang ugok noon. Pero anong napala niya? Ay naku, wala. Wala siyang napala. Dahil nadama siya at nasaksak din ng mga walang pusong ugok ng mga iyon. Buti nga't napaikulong ko na sila eh. Mga kaibigang mga ugok. Mga kaibigang mga traitor. Kaya ikaw Hopia, huwag kang maniwala sa sinabi ng lolo mo noon na masamang makipag-aaway. Kasi minsan, mas masama pa na tinatapak-tapakan ang pagkatao mo. Pero wala ka pa rin ginagawa kundi manahimik na lang. Aba po, para sa akin, siya nang masama. Pinakasama-sama. Huwag mo hayaang na may mga taong tumapak-tapak sa pagkatao mo. Lumaban ka, sumagot ka. O di kaya'y magpakita ka na hindi mo nagustuhan ang mga sinabi ng kaharap mo. Siya ng mga ganyang bagay. Kasi apo, hindi ako sumasandal sa karma. Kasi matagal pa bago mangyari yun. Matagal ka pang may paghiganti nun. Ano yun, matagal ka rin magpapatapak sa pagkatao mo? Nako, hindi yan pwede sa akin. Ako lang ang pwedeng magsalita sa iyo ng mga salitang yan. Kasi alam kong hindi ko yan siniseryoso. Alam kong hindi yan galing sa puso ko. Pero ang usapan na paggaling sa mismong ibang tao, hindi ako makakapayag nun. Kaya kung hindi mo na talaga kaya, o kung hindi mo talaga sila kayang sagot-sagutin, sabihin mo lang sa akin lahat apo, at ako nang bahala sa iyo. Patitikmin ko sila ng galit ng isang matandang lola na nagmamahal ng sobra sa kanyang pinakamamahal na apo. Naku, baka akala nila kayang-kaya nilang mga Buena Vista? Naku, dyan sila nagkakamali. Kaya tandaan mo ang sinabi ni lola mo ha, huwag kang papaapi. Pero kung hindi mo na talaga kayang lumaban, sabihin mo lang sa akin. Patitikmin ko sila ng mga salitang hindi pa nila natitikman sa buong buhay nila. Mariingwi ka ng lola ni Hope na mas mabilis na nagpatulong ng mga luha niya. Mabilis din niya itong niyakap noon. Masasabi niyang ang swerte niya talaga rito. Napakabait kasi talaga nito. At noon pamanay, lagi na nitong tinatanong sa kanya pag may umaaway ba sa kanya. At ang totoo ay meron naman talaga. Pero dahil katulad nga siya ng lolo niya na ayaw ng gulo at ayaw niyang madamay peto, kaya sinasarili na lang niyang lahat ng sakit na nararamdaman niya mula nung bata pa siya hanggang ngayon na nakapagtrabaho na. Kasi naisip niya pagpapatuloy niya ang mga tao sa paligid niya sa office na tinatawag siyang bobo, tanga, gullible at kung ano-ano pang masasakit ng mga salita. Pinagtatawanan pa siya ng mga ito ay wala rin naman siyang mapapala niyon. At isa pa, baka kung gagawin niya iyon ay baka makakalaban din niya ang amo niya roon. Ganon din kasi ito sa kanya. Tinatawag siya ng kung ano-ano. Kaya tumatahimik na lang talaga siya. Kasi totoo naman eh, tatanga-tanga siya. Mabilis kasi talaga siyang mapaniwalay. Kaya ayun, lagi na lang siyang pinagtatawanan sa office. Pero para kay Hope, okay lang yan sa kanya. At least, may trabaho pa siya na makakapag-provide sa kanila ng lola niya sa pang-araw-araw. At isa pa, hindi naman maka-opisina niya ang malakas mambuli sa kanya eh. Kundi ang amo niya talagang si Mr. Steven Madrigal. Simple lang itong tumawag sa kanya
ng mga masasakit na salita. Simple lang itong mga insulto sa kanya. Pero tagos iyon. Tumatagos sa puso niya. Nais niya tuloy mapabuntong hininga roon. Dahil sa totoo lang, gusto niya ng paghigantihan ito. Pero sa pantitrip ng paraan lang, napatingin tuloy ulit siya sa hawak niyang dal na mukhang voodoo dal ng mga mangkukulam. Konting redesigning lang nito ay magmumukha na talaga itong manika ng mga mangkukulam. Kaya sa loob-loob niya ay tahimik na humaghik na si Hope habang nakangisi pagko ay nagsalita na siya roon. Opo Lola, gagawin ko pong sinabi niyo. Gaganti po ako sa paraan ng kaya ko. Gaganti po ako sa pamamaraan ko. Sa tamang panahon. Ani at pinagalaw-galaw ulit ang kanyang mga kilay sa mga sandaling iyon. Samantala, si Steven ay nakangiting nakatayo sa harap ng gate ng mansyon ni Atasha, ang babaeng pinakamamahal niya at ang nobya niya mula pa noong high school sila. High school sweethearts sila nito. Pero ibang pagiging high school sweethearts nila kasi gagaya ng ibang tradisyon ng mga mayayamang angkan na mayroong mga malalaking negosyo sa loob at labas ng bansa. Ang pakipag-boyfriend ni Atasha sa kanya'y masasabing pilit lang. Dahil pinilit lang talaga ito ng mga magulang nito na makipagrelasyon sa kanya para wala na raw ibang lalaki na aaligid rito. Para sila na lang daw magkakatuluyan at magpapakasal sa huli. Gusto rin naman ni Steven ang ideyang iyon dahil crush na crush niya na ito noon pang unang araw niya itong makilala. Noong unang araw na ipinakilala na sila ng mga parents nila sa isa't isa. Kaya sobrang saya niya dahil sinagot na siya nito. Formal niya rin kasi itong niligawan para may respeto naman niyang dignidad nito bilang isang babaeng kagalang-galang. Good evening. Did I keep you waiting? Halatang napipilitan lang nabati ni Atasha kay Steven nang sa wakas ay makalabas na ito sa malaking gate ng mga ito. Nakangiting sumagot rin naman si Steven rito na, oh no, not really. Actually, nalibang din kasi ako sa kausap ko sa phone ko. It was my cousin, Sam. He was asking kung kailan daw talagang exact date ang kasal natin para makapag-prepare na daw siya. Mahirap din daw kasi na basta na lang niyang iiwan ang trabaho niya sa state, so he must prepare for his absences first. Nakangiti at masiglang wika ni Steven sa kasintahan at tinitigan nito sa magagandang mga mata nito. Tinitigan naman siya nito pabalik. Kaya mas tinitigan niya pa ito ng malalim. Dahil habang gustong mangunot ng noo niya, dahil tila may gusto itong sabihin sa kanya na hindi nito makakayang sabihin sa mga sandaling iyon. At siya na may tila ayaw ring marinig iyon mula mismo sa mga labi nito. Para kasing ramdam na ramdam ng puso niya kung anong gusto nitong sabihin sa kanya. At nagbigay iyon ng malaking pangamba sa puso niya. Natatakot siya. Natatakot siya ng sobra-sobra. Kaya mabilis siyang kumurap-kurap roon. At matapos tumikim, nagsalita ulit. So, shall we go now, sweetheart? Mahaba pang gabi. I'm sure you're gonna love the place that I have reserved for the both of us. It's utterly romantic there. So I'm pretty sure you're gonna love the place. Wika ni Steven na pinilit ang sariling umiti ulit rito ng maganda at hindi ipahalata ang kabang nararamdaman niya. Matipid na umiti naman sa kanya si Atasha at huminga muna ng malalim bago sumagot ng mahina. That's good, if that's the case. So let's go then. Let's not waste the night and ruin your effort. It's bad luck. Wika ni Atasha at muling umiti sa kanya ng matipid bago pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi na siya nito hinintay pa na pagbuksan niya ito ng pinto ng kanyang sasakyan. Kusa na nito iyong binuksan at pumasok roon. Bumuntong hininga na lamang ng malalim si Steven sa labas at umiti ng mapait roon habang takapamulsa. At matapos ang paghinga niya ng malalim ng makailang ulit roon ay parang walang nangyaring pumasok na lang rin siya sa loob ng sasakyan niya. Sa kanginitian nito ng matamis bago, in-start ang makina ng kotse. Your seatbelt, sweetheart. Don't you want to fasten it for yourself? Do you want me to fasten it for you? Malumanay na tanong ni Steven sa magandang kasintahan nang mapansin niyang hindi pa nakafasten ang seatbelt nito. Napatingin naman ito sa bandang dibdib nito sa kanagsalita. Oh, sorry, I forgot. But don't worry. Okay na. I can do it. May matipid na ngiting wika nito sa kanya. At marahan na ngang nag-seatbelt roon. Tinitigan niya ulit ito nang may masuyong ngiti sa kanyang mga labi. Napakaganda kasi talaga ng kanyang nobya. Mahinhin din ito kumilos, matalino, mula sa mayayamang angkan. At napakadesente. Kaya na may gustong gusto niya ito noon pa man. At ngayon na may mahal na mahal na. Iba kasi ito sa mga babaeng nakakasalamuhan niya. Ibang iba. So let's go, sweetheart.
Untag ni Steven rito. Nilingon naman siya nito. At akmang sasagot na. Ngunit biglang tumunog ang cellphone nito na nasa purse nito. Kaya sinagot na lang muna niya ito. Si Steven naman ay nakangiting naghintay roon. Yes? Hello, Cassie? Nakangiting sagot ni Atasha sa kabilang linya. Ngiting agad na bura. Nang marahang lumingon sa direksyon niya sabay sabing. Ano? Is that true? Anito at kinakabang tinitigan siya. Kaya hindi na mapigilan ni Steven ang kabahan ng matindi roon habang hinihintay ang dahilan ng ganong reaksyon ng kanyang nobya ng mga sandaling iyon. Okay, Cassie. I'll tell him now. Thank you for telling me bye. Wika ni Atasha sa kabilang linya kaya kinuha ni Steven ang pagkakataong iyon upang tanungin ito sa kinakabang tono ng kanyang boses. Sweetheart, what happened? Ano yan ang may tabing ngiti sa kanyang mga labi roon? Huminga naman ito muna ng malalim bago sumagot sa kanya. Steven, you have a big problem right now. Ang magazine niyo, naglabas ng article na impotent ka raw. Wika nito na agad nagpasinghap kay Steven at agad na takapagpalaki sa kanyang mga mata. Pagkaway biglang umalingango sa isipan niya ang naging pag-uusap nila ng kanyang sekretarya kanina habang bago inilabas ang article nilang iyon tungkol sa kanya upang mas tumunog pang pangalan niya sa buong mundo. Sir Steph, handa na po ang ipinapagawa niyo po sa akin. Naibigay ko na rin po ang mga iyon kay Archie at ire-release niya raw po iyon mamaya, kagaya po ng inutos niya sa akin. Narinig ni Steven na wika ng sekretarya niyang si Hope kanina matapos itong utusan tungkol roon. Isang matipid na tango naman ang isinagot niya rito sabay. Tinignan ito ng seryoso at maraming nagsalita. Be sure of that, okay? Baka pumalpa ka na naman dito. Kasi pairalin mo na naman yung katangahan mo. Hindi na ito umimik roon at peking umiti na lang sa kanya. Oo, haltang peke lang iyon. At para bang pagod na ito sa kakaseremonya rito base sa pagkakangiti nito roon. Kaya nagbuga na lang ng hangin ang binata at nagsalita na lang ulit. Okay, makakaalis ka na. Asikasuhin mo na lang ulit yung trabaho mo na nakatambak pa sa office table mo. Wika ni Steven at pailalim na tinignan ito roon. Saka itinoon niya ang kanyang buong atensyon sa nire-review niya ang mga papeles sa mga sandaling iyon. Kaya tahimik na ginawa rin ito ang trabaho nito roon. Napahinga ng malalim si Steven pagkatapos niyang naalalang nangyari kanina. Pagkaway nag-init ang buong katawan sa galit na napadiin ang pagkakahawak niya sa manibela ng kanyang kotse. Sabay sumasabog sa sobrang galit na sumigaw sa kanyang isipan ng Hope Buena Vista, humanda ka sa akin bukas. May ngiti sa labing naglalakad si Hope sa loob ng malaki at eleganteng kumpanyang iyon na pag-aari ng kanyang bilyonaryo at masungit na boss na si Steven. Gaya ng bawat araw niya roon at sinisimulan niya laging araw niyang may masayang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi siya tulad ng ibang ka-opisina niya roon na sambakol ang mukha kung papasok sa trabaho. Parang hindi nakapag-breakfast muna bago pumasok. Niniwala kasi siya na kapag sinimulan mong araw mo na masaya, ay uwi ka rin masaya sa bahay mo, ano man ang nangyari sa buong araw na pagtatrabaho mo. Kaya huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa paglalakad sa loob ng kumpanya. Ngunit ang masaya at matamis na ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting nabura nang mapansin niyang pagdaan na pagdaan niya sa cubicle ng mga ka-opisina niya roon ay tila ba ibang tingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. May ibang nakatingin sa kanya tila gusto siyang pagtawanan roon ng malakas. Parang nagpipigil ng matawa ang iba sa mga ito. May iba namang nakataas ang mga kilay at nakalukip-kip ang nakatingin sa kanya hanggang sa may humarang sa dinaraanin niya at nakalukip-kip na sinabihan siya na good luck sa pagpasok mo sa loob ng office ni Sir Steph. She gullible girl. Talagang sinagad mo ng kauli-huli ang pagpatak ng pasansya niya para sa katangahan mo. Tanga ka na nga. Utu-utu pa. Siyan tuloy ang nangyari. Napahiya mo si Sir Steph sa buong mundo. Bubeta ka. Tabi nga, nabibisit ako sa pagmumukha mo eh. Pagtataray pa nito sa kanya, sabay malakas at maarting tinulak ang ibabaw ng dibdib niya. Di lalo pang mapaatras siya roon. Kaya naman nagsalubong ang makilay niya sa kalakas loob na nagtanong roon. Hindi ko lang pinagsasabi mo. Ano bang ibig mo sabihin? Pinaikot naman agad ng kanyang kausap ang mga mata nito. Paitaas sabay sabing, da, pumasok ka na lang kaya para malaman mo. And just a little piece of advice, girl. Bago ka bumasok, ihanda mo muna ang sarili mo. Dahil baka lamunin ka na ni Sir agad sa labis na galit niya sa'yo. Anito na naging dahilan upang mapalunok ng sunod-sunod si Hope at kinakabang na patanong sa kanyang sarili. Ano naman kayang malaking kasalanan niya sa pagkakataong iyon?
Marahang pinindot ni Hope ang isang button roon sa labas ng malaki at malawak na opisina ni Sir Stephen niya para malaman nito na dumating na siya at upang mabuksan ang steel door ng opisina nito. Automatikong bumukas nga iyon pagkatapos. Kaya naman, hinambig muna ni Hope ang kanyang sarili at inihanda ang kanyang buong pagkatao sa pananabunan naman ito sa kanya. Sakay ganda-ganda na sanang umaga ni iyon. Pagkaway huminga siya ng malalim at pumasok na nga sa loob ni iyon habang mahigpit na binitbit ang handle ng kanyang shoulder bag. Saka tumikimat sa nanginginig ng mga tuhoday, tiningnan niya si Sir Stephen niya roon na animoy lalamunin siya ng buhay. Ano mong sandaling basis ha, nakakatakot na tingin ito sa kanya ng mga sandaling iyon habang papalapit siya rito. Ganun pa man ay gumuhit pa rin siya ng isang tabingingiti sa kanyang mga labi habang papalapit rito. Pagkoy huminto siya, ilang di pa mula sa kinatatayuan nito sa likod ng office table nito, saka nagsalita roon. Hello po sir, good morning po. Ani Hope, at bahagyan niyo po ko rito tanda ng paggalang pero agad ring napataas ang kanyang tingin kay Stephen at napaigtad ng konti nang bigla na lang itong suminghal roon. Miss Buena Vista, anong hello po sir, good morning po? Ang pinagsasabi mo dyan. Sa tingin mo ba, good ang morning ko ngayon? Visit na visit ako ngayon mula pa kagabi. You ruined my date with my fiancé because of your stupidity and gullibility. Now I want to ask you, Miss Buena Vista, alam mo na ba kung ano na namang katangan ang nagawa mo? And this time, ako na naman ang napunterya mo? Kukurap-urap naman kaagad si Hope bago nagtataka at kinakabang nagtanong. Ano po yun, sir? Hindi ko po kasi alam, sir eh. Aniyat ngumuwi ng bahagya rito. Naging dahilan naman ang marahil ng kanyang sinabi upang tila frustrated na naihilamos nito ang mga palad nito sa mukha nito, sabay sabing, God, Miss Buena Vista, she just humiliated me. She caused me massive humiliation, and not just in our country, but in the entire world. My colleagues, family, and friends keep on asking me kung ano ba yung nasa article, kung totoo ba yun. Paano yun nangyari at kung sinong walang hiyang gumawa nun? So let me ask you, Miss Buena Vista, bakit mo nagawa yun? Bakit mo ako pinahiya? At bakit yun ang nilagay mo sa article na impotent ako, na baog ako? Akala ko ba naiintindihan mo talagang gusto kong mangyari? Ano bang nangyari at ba't nagkaganon? May tinatago ka bang galit sa akin? At kung meron man, ganun na ba kalala yun para ipahiya mo ako ng ganun? Well, Miss Buena Vista, because of what you did, I want you to know that you're fired. But before you storm out of my office, I demand an answer from you. Kasi kung hindi mo ako sasagutin ngayon, then I will do everything to sue you and I will do everything to rot you in jail. Do you understand? Babubulok ka sa kulungan. Now tell me, bakit mo yun ginawa? At bakit mo ako pinahiya? Tumaas baba ang dibdib sa galit na paninaramon nito sa kanya na naging dahilan upang mapatunga nga siya rito ng ilang segundo. Kasi hindi niya alam ang isasagot niya roon. Hindi niya alam eksaktong isasagot niya roon. Kaya napakurap-kurap na lang si Hope habang nakangangang napatitig sa napakagwapong mukha ng kanyang galit na amo. Habang nakapamewang na nakatingin din sa kanya sa mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung anong panimulang sasabihin niya. Ganun pa man ay, huminga na lamang siya roon ng malalim at kakamot-kamot sa pisngi na nagsalita roon ng mahina. Sir, hindi ko po alam kung anong nangyari. Kasi sabi ni Lance kahapon, siya na lang daw bahala sa article na yon. Kasi di po ba siya yung nataasang magpa-publish nun? E nagkasalubong kami kahapon, sir, tas nagkataong nahilo ako bigla sa mga oras na yon. Kaya dinala niya ako sa clinic natin dito tapos sabi niya, siya na lang daw po yung bahala magpa-publish nun. At i-check na rin iyon. Kaya nagtiwala na rin po ako sa kanya, sir. At dumiretso na lang din po ako kasi marami rin po akong nakatambak na gagawin kahapon eh. Kaya, sir, hindi ko po alam kung bakit nagkaganon. Kasi hindi ko naman po nilagay sa article na buog kayo eh. Saka, pakialam ko naman po kung baog kayo. O hindi, hindi naman po ikaw yung makakatuluyan ko. Saka, hindi rin naman po ikaw yung dream guy ko. Kaya, bakit po ako mangialam tungkol sa pagkalalaki niyo po? At isa pa, hindi niyo naman po ako inutusan na sabihin sa article na baog ka para ipahiya ang pangalan mo sa buong mundo. Para ipahiya ang pangalan mo sa mga kakoleg mo at pamilya mo at sa mga kaibigan mo po. Ginawa ko lang naman pong inutos niyo sa akin. At nagtiwala din po ako sa publisher natin, kaya bakit po kayo galit na galit sa akin ngayon po? Dumulobo ang mga pisnging nagpapaliwanag si Hope sa side niya habang parang batang
Naglilikot ang kanyang madaliri roon. Hindi agad nakaimik si Sir Steven niya sa kanyang sinabi. Ngunit nakita niya itong namumula roon at tila nagpipigil na naman ng galit para sa kanya. Subalit ang pamula ng buong mukha nito roon ay tila hindi na dahil sa galit kundi mukhang dahil na sa hiya. At hindi niya alam kung bakit. Kaya na may inosenteng tinanong niya ito roon habang kumukurap-kurap pa. Bakit po ba kayo namumula ng ganyan, sir? Niya po ba kayo? Nagtatakang tanong niya rito na agad din namang sinagot nito na. Wala kang pake. At pwede ba? Tigil-tigilan mo na akong kaka-baby talk mo. Sa katangahan mo. At sa pagiging utu-utu mo. Kasi Miss Buenavesta. Kung hindi mo napapansin. Halatang may galit sila sa akin kasi nga pinagalitan ko siya nung isang araw. At dahil nga galit siya sa akin, naghanap siya ng tiyempo upang makapaghiganti sa akin. At dahil dakilang tanga ka na may pagka-utu-utu pa, nakahanap siya ng tiyempo kaagad kahapon. At minulas siyang pinagawa ko sa iyo na article. Pinalitan at pinahiya niya ako. At gusto ko rin malaman mo na wala akong pake kung hindi mo ako dream guy. Kasi hindi rin kita dream girl. Sa pagiging tanga at pagiging utu-utu mo ba namang iyan? Sa tingin mo magiging dream girl kita? No way. Magpapakamatay na lang siguro ako bago mangyari yun. At isa pa. Fiancé ko ang dream girl ko. Kaya huwag mo akong yabangan. Naiintindihan mo? Now tell me. Dapat ba kitang patawarin sa ginawa mong katangahan? O hindi? At pangalawang tanong, dapat ba kitang sampahan ng kaso? At ipakulong din tulad ng gagawin ko ngayon kay Lance? Oo o hindi? Sagot, Miss Buenavista. Maring tanong nito sa kanya na agad din naman niyang taas noong sinagot nang. My answer is no, because I believe that you told me already, sir, that if I answer you why it happened, you will not sue me anymore. I know that I already give you my answer. So I believe you're not going to do it. And I should not be in prison with Lance. And I, thank you. Ani Hope at nagbaw pa rito. At nang magtaas siya ng tingin ay, nakita niyang tila hindi ito makapaniwala sa kanyang isinagot rito. Dahil ang laki ng pagkakaawang ng mga labi nito roon, habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kanya. Kaya na may kinuha niya na ang pagkakataong iyon, upang magsalita ulit. And I believe also, sir, that I am not capable of being fired because in your company, I am very useful. I am very helpful. And I am very understanding and I am very patient. And because of that, sir, I thank you. Taas na ulit na sabi ni Hope kay Steven, sabay tikim roon at ngumiti ng pilit rito. Mas lalo yatang nawerduhan si Steven sa ginawa niya dahil parang gusto nitong umuwi na parang hindi sa mga sandaling iyon. Habang nakatingin sa kanya, ngunit nang sa wakas ay natauhan na ito roon, ay agad itong nagsalita. No, ayoko pa din kasi parang ginagawa mo lang biro ang lahat. So I say no, hindi na talaga kita tatanggapin pang muli dito. I will not give you another chance para magtrabaho ka sa kumpanya. Kasi simula nung tinanggap kita dito, puro kamalasan ang nangyayari sa buhay. Natatapunan mo ako ng kape. Pinakape mo ako ng walang asukal kasi nakalimutan mong lagyan. At sobrang pait pa nun. Kasi ilang rapon yata ang nangkapi yung nilagay mo doon. Tapos nung unang araw mo dito, nagganda leche-leche agad. Kasi biniro ka lang ng isang kasama mo dito sa trabaho na yun ang dapat mong gawin. Ginawa mo naman. At ngayon, inuto ka lang ni Lance. Naniwala ka kaagad. Grabe, grabe talaga. Ibang klase ka talaga. Kasi ayoko. Ayoko talagang tanggapin ka ulit dito. You are not worth it to be given another chance. You are not worth it. Ikaw ang rason kung bakit napahiya ako. Ikaw ang rason. Kung bakit kailangan ko pang mag-isip ng kung paano ko hanapin ngayon si Lance. Dahil siguradong nagtatago na yun matapos ang ginawa niya sa akin. Heto nga. At di na pumasok sa trabaho eh. Kaya kung hindi talaga dahil sa pagiging utu-utu mo, hindi talaga mangyayari ang lahat ng to. So all in all, karapat-dapat ka talagang patalsikin sa trabaho. Dahil sa kahiyang idinulot mo sa akin. Hindi ko alam kung bakit tinanggap ka ni Mami sa trabaho. Dapat kasi talaga ako nag-interview sa iyo that time. At hindi si Mami. Sa lubong mga kilay na wika ni Steven na naging dahilan upang mapaluha siya roon at mapanguso na lamang. Ngunit bigla din siyang napaangat ng tingin at napalingon sa kanyang likuran nang biglang may magsalita roon. At bakit naman ikaw ang dapat nag-interview kay Miss Buenavista that time at hindi ako? Bakit? Tama naman ang desisyon ko na siyang tinanggap ko ah. Kasi nakikita ko sa kanya na kahit ang dami kong sinasabing hindi maganda sa kanya, to test her patience and to test her personality, na natili pa rin siyang nakangiti at nanatili pa rin ang galang niya sa akin.
na natili pa rin marespeto niyang pagsagot sa akin. Siyang uri ng empleyado na magtatagal sa trabaho kasi marunong siyang makisama at hindi siya nagagalit, uniinis agad. Hindi katulad ng ibang mga co-applicants niya that time na unang tingin ko pa lang ay puro yabang nang nakikita ko sa kanila. Lalo na nung in-interview ko sila at sinubukan ko mga ugali nila, wala. Bagsak na kaagad. Alam mo kasi iho, sa pag-a-apply ng trabaho, hindi sapat na matalino ka lang. Hindi sapat na may maganda kang educational background. Kasi para sa akin, mas malaga pa rin ang positive personality ng isang aplikante. And Miss Bonifesta nailed the spot in my standards. Kanina pa ako nakikinig mula sa usap-usapan sa labas nang duman ako sa mga cubicle nila papunta dito. Sabi nila wala na raw. Makikick out ka na raw. At ngayon naman, nakumpirma ko na totoo nga ang mga narinig ko sa kanila. Pero ako na mismo magsasabi, hindi. Hindi ako papayag na patalsikin mo si Miss Bonifesta mula sa trabaho, mula sa pagiging sekretarya mo. Pwede mo naman siyang pagsabihan. Pwede mo siyang dahan-dahanin sa pagsasalita. Pagsasabihan ng maayos ng sa ganoy, sa susunod, magiging maayos ng trabaho niya. Huwag kang bulyaw ng bulyaw. Hindi naman kasi pwede yan. Hindi naman kasi porket tayo ang amo. Tayong nakakataas at pwede na natin gamitin ang kapangyarihan natin. Lagi sa mga nagtatrabaho para sa atin. Tandaan mo, Steven. Kung hindi dahil sa empleyado mo, kung hindi dahil kay Miss Bonifesta, hindi rin naman magiging maayos ang trabaho mo sa araw-araw. Pasalamat ka nga, kahit ganyan lang si Miss Bonifesta eh. Umintindi yan sa inyong lahat dito, lalong-lalo na sa'yo. Kaya huwag mo siyang patalsikin sa serbisyo, maliwanag ba, iho? Dahil kung gagawin mo yan, para mo na rin ininsulto ang pagtitiwala ko sa kanya, sa kakayahan niya, sa pagkakagusto ko sa pagkatao niya, magtatampo ako sa'yo pag nagkataon. Sinasabi ko sa'yo, mahabang wika at pangaral ng mami ni Steven na siyang nag-interview sa kanya noon. Nginitan siya nito pagkatapos kaya nahigit niya ng dahan-dahan ang kanyang hininga at ngumiti na rin rito. Niiyak siya kasi ganun pala ito mag-isip. Hindi tulad ng anak nito na napakasungit at tagpong-tagpo na talagang makilay na nakatingin sa kanya sa mga sandaling iyon. Habang halatang nanggagalaitin na talaga sa galit sa kanya. Pagkaway tumingin na ulit sa mami nito at nagsalita. But mom, can't you see? Kian kong nakasalalay dito. Because of her gullibility, napahiya ako sa buong mundo. Pero hindi na nito na itulay ang gustong ikatwiran dahil binara na ito ng ginang. Okay, iyo. Don't be silly. I know kilala ka ng ibang mga tao kasi you're a billionaire. Pero meron ding iba na hindi nakakakilala sa'yo kahit gaano ka pakayaman at kanegosyante. So hindi buong mundo ang nakakaalam sa kahiyang iyon. And besides, pwede ka namang magpa-press ko na tell the people na nakabasa ng article na yon na isang pagkakamali lang lahat. And make Lance tell the truth in exchange for his punishment. And iho, may mali ka rin siguro kay Lance. Siguro dahil sinigaw-sigawan mo siya at lumampas ka na sa paninira mo sa kanya. So forgive him and make him tell the truth instead. Then use your money to make that article and rumors easily vanish away from people's mind. Use your connections, your influence, everything you have. You can use all that. And most importantly, you can do that. So there, binigyan kita ng solusyon. So please, iho. Tama na. Enough of this. Don't fire her. Give her another chance. Because next time, alam kong gagawin niyang lahat ng kaya niya para di siya pumalpak at para di ka na magalit pa sa kanya. Hindi ba tama ako, iha? Wika nito at tiningnan ang dalaga. Napahigit naman agad ng hininga si Hope at mahigpit na napapikit sa suot niyang office skirt saka sumagot roon ng, Opo, tama po kayo, madam. Pagbubutihin ko na po lahat ng iutos sa akin, sir, sa susunod. Hindi na po ako papalpak, pangako po. And Hope sabay taas ng bahagya ng isang palad niya rito. Ngumiti naman ito ng matamis sa kanya sabay ngiti rin ng matamis kay Steven. Na napahawak na lang ang mga daliri sa bridge ng matangos nitong ilong habang pailing-iling na lang ng marahan roon. Pagkuha ay nagmulat ito ng mga mata at diretsang tinignan siya at nagsalita. Okay, ma'am, but promise me, in this second chance, hindi mo na ulit ako papakialaman pa. At ipinapangako ko rin na hindi ka na ulit sisigaw ng mga empleyado ko kapag pumalpak sila sa utos ko sa kanila. Lalong-lalo na si Miss Bonifesta. Do we have an agreement on this, ma'am? Pabuntong hiningang wika ni Steven na ngayon ay nakatingin naman sa mami nito. Mabilis namang umiti ang ginang at masayang tumango roon. Saka siyang nginitian at sumagot ng deal. Ngumiti na rin siya sa ginang at nagpasalamat rito. Nag-usap muna saglit ang dalawa
at siya namay, may ngiti sa malabing tinuwang office table niya na nasa sulok ng maluwag, malamig. At very bossy na opisina ni Sir Steven niya. Pangiti-ngiti lang siya roon habang ginagawa ang mga trabaho niya. Ngunit ang ngiti niyang iyon ay hindi nagdagalang sa wakas ay umalis ng ginang. Dahil bigla na lang may bumagsak ng mga papeles sa harap niya nang hindi niya inaasahan. At nang tingnan niya kung kaninong kamay ang nakahawak sa sobrang kapal ng mga papeles na iyon, ay bigla na lang siyang napalunok roon ng sunod-sunod. Lalong-lalo na nung kitang-kita niya kung gaano nagtagis ang mga ngipin nito. Habang nakatingin sa kanya at kung paano rin nagngingit-ngit ang mga mata nito roon. Kaya namay napalunok na lang siya roon ulit at ngumiti ng alanganin sabay sabing, Hello po sir, ano pong gagawin ko sa mga papeles na to? Tumas agad ang kilay nito sa kinakabang tanong niyang iyon. Pagway sumagot kaagad na, ano ba sa tingin mong ginagawa sa mga papeles na yan pag nasa opisina ka? Napatawa naman si Hope roon ng napakapilit at hindi na itago ang kaba kay Steven na nagsalita roon. Re-reviewin po, gaya po lang lagi kong ginagawa dito. Aniyat muling napalunok roon. Umangat naman kaagad ang isang kilay ni Steven sa kanyang sinabi. Pagway sumagot ito na, akala ko ba hindi mo alam kung anong gagawin sa mga papeles na to? Ba't ngayon alam mo na palang sagot sa sarili mong tanong? Sumagot rin naman kaagad si Hope rito na, Ninenervous po kasi ako sir, kaya ako po naitanong yun. Pero hindi na po mangyayari ulit yun sir, pangako po ulit. Hindi na, gawin mo na. Nihiya ka pa sa ulit-ulit mong pagbitaw ng pangako eh. Nangako ka kay mami kanina. Nangako ka na naman ulit ngayon. Kaya mangako ka na lang din ulit mamaya. At gawin mo ulit yan bukas. Hanggang sa gawin mo ng daily routine yan. Huwag ka nang miya ha. Yan na lang gawin mo. Huwag ka na magbago. Mangako ka lang lagi. Tutal dyan ka rin naman magaling. Sa katangahan. Sa pagiging uto-uto. At ngayon naman. Sa pagbitaw ng mga pangako na hindi mo naman tinutupad. At siya nga pala, galit pa rin ako sa'yo. Galit na galit. To the point na, habang tinitingnan kita ngayon, naglalagalab sa galit ang tingin ko sa'yo. Parang gustong-gusto na nga kitang sigawan eh. Pero nangako ako kay mami na hindi ko na ulit gagawin yon. Lalong-lalo na sa'yo. Pero Miss Buena Vista, hindi ko pinapangako sa kanya kanina na hindi kita pahirapan bilang parusa ko sa'yo. Kaya ngayon pa lang, humanda ka na sa gagawin ko. O siya, atupagin mo na yan. At marami ka pang gagawin mamaya pagkatapos nito. Anito at pairap na iniwanan siya roon habang kalmadong nakapamulsa na tinungo ang office table nito at may tinawagan roon. Samantalang naiwan na lang si Hope na napakurap-kurap at napalunok ulit ng sunod-sunod sa mga sandaling iyon. Diyos ko Lord, hindi pa nga ako nakapangalahati sa mga papeles na to. Sumasakit na ulo ko kakabasa. Pero sige lang, yakang-yaka ko to. Kaya ko to. Pampalakas ni Hope sa kanyang kalooban at nag-adjust sign roon. Ngunit agad din siyang napaigtad sa kanyang pagkakaupo nang may biglang nagsalita mula sa kanyang likuran. Talagang dapat kakayanin mo kasi kaparusahan mo yan. Dahil sa pagiging uto-uto mo. Dahil sa katangahan mo. Kaya bilisan mo na dyan para matapos ka na. At ng ibang trabaho naman ang aasikasuhin mo. Tambak pa trabaho mo sa buong araw na ito. Baka akala mo. Kuwika na Steven mula sa kanyang likuran at nang sa wakas ay humarap na ito sa kanya ay nirapan siya nito at idinagdag. Kaya bilisan mo na dyan ha, habang ako. Kakain lang muna ng binili kong pizza, naamoy pa lang. Talagang nakakagutom na. Wika pa nito na ikinalunok ka agad ni Hope dahil paborito niya iyon. At alam din ni Sir Steven niya na paborito niyang pizza dahil iyon ang kadalasang ino-order niya sa tuwing snack break nila. Pag lunchtime nga minsan, yan din ang ina-order niya eh. At madalas din niya itong nahuling nakatingin sa kanya minsan na parang nawiwerduhan sa kanya. Pero hindi rin naman siya nito sinisita at ini-stab lang siya. At ngayon nga, dahil marahil alam nito na paborito niyang pizza, yun ang in-order nito. At yung cheesy Hawaiian pizza talaga ang in-order nito. Paano niya nalaman? Binuksan nito ang box sa harap niya mismo eh. At inamoy-amoy pa. Talagang nang-aasar sa kanya. Nagutom at natakam tuloy agad siya dahil umabot agad sa mga butas ng ilong niyang satisfying at mesmerizing ng amoy ng paborito niyang pizza. Napalunok tuloy ang dalaga at iniiwas na lang ang kanyang tingin mula sa pizza na hawak nito. Sarap pala talaga nito no? Saad ng binata habang sinimulan ng latakan ng isang slice roon na naging dahilan upang gustong tumulo ng laway mula sa bibig niya. Nagpatuloy ito. Grabe, Miss Buena Vista. I didn't think that this food is really, actually delish.
She knew I was kinda wondering what this food really tastes like. But now I know. Now I know kung bakit paborito mo tong going snack or lunch. Kasi masarap naman pala talaga. So I guess I'm just going to enjoy eating this one hanggang sa mabusog ako at habang nagugutom ka naman na nakatingin sa akin. Kaya kung ako sa'yo, bilisan mo na talaga dyan para matapos mo na yan at para yung ibang trabaho naman ang matapos mo. That way, makakapag-snack ka na ng paborito mong pizza na naghihintay lang sa'yo sa kantin. Gusto mo ba nun, Miss Buena Vista? Nakangiting tanong nito sa kanya na mabilis namang nagpalaki sa mga mata ni Hope at mabilis na lumuwag sa pagkakangiti niya sa sinabi ng binatang amo. Pagkaway excited na sumugot siya rito ng, "Opo naman sir, hayaan mo po at bibilisan ko na pong tapusin ito. At nang matapos na rin po ako sa susunod mo pong ipapagawa sa akin, wika ng dalaga na mas lalong nagpangiti rito. At kahit nagsusumigaw na sa kanyang isipan na parang makahulugan ng ngiti iyon ay, hindi na lang niya iyon binigyan ng pansin dahil sa isip niya ay, baka namamalikmata lang siya pagkaway narinig niya itong sumagot roon. Then that's good to hear, that's good. So bilisan na dyan ha, because remember, pizza is wavy." Ngisi ni Stephen at tumalikod na sa kanya sa kamarahang naglakad patungo sa office table nito bago marahang nilapag ang isang box ng pizza roon. Kaya na may isang lunok ulit ang pinakawalan ni Hope sa mga sandaling iyon bago mabilis na ipinagpatuloy na nga ang ginagawa. Pasado alauna na ng hapon nang makababa na siya sa kantin ng kumpanya para mananghalian. Yun lang din ang snack niya kasi hindi siya nakapag-snack kanina dahil nga inuna niyang iba pang trabahong pinatapos ni Stephen sa kanya pagkatapos niyang reviewin ang mga papeles roon. Gutom na talaga siya. Mahap din ang sikmura niya at kumakalam na kanina pa. Pero sa tuwing iniisip niya na kakain na talaga siya ng pizza pag matapos na siya ay nawawala saglit ang paghap din ang sikmura niya sa gutom. At ngayon nga ay nasa harap na siya ng kantin at nakangiti na nagsalita roon ng, "Ate, pabili ulit ng pizza yung gaya pa rin po ng dati. Same flavor po." Excited na talagang wika ni Hope. Sa sales lady roon na agad rin naman siyang tiningnan at tila gulat na nagsalita. "Hello, MG Be. Wala na, ubos sa lahat ng stock ng pizza namin today kasi hinakot ni Sir Stephen kanina pa. Pinasnack niya sa lahat ng mga empleyado niya rito, ma'am." "Teka, hindi ka ba niya binigyan? Hindi ka ba nakakain nun?" Tila nagtatakang tanong ng sales lady sa kanya na hindi magawang sagutin kaagad ni Hope dahil sa labis din siyang nagulat roon. At dahil sa tindi ng gulat niya ay napatulala na lang siya sa babae at palit-ulit na tumaas baba ang kanyang dibdib dahil sa pinipigilan na inis niya roon para sa kanyang malupit na amo. Kasi maliwanag pa sa sikat na araw na ginawa nito ang paghahakot ng paborito niyang pizza upang inisin siya bilang parusa naman sa sinabi nitong katanghan niya at pagiging utu-utu niya. Kaya walang salisalitang umalis na siya sa harapan ng sales lady. At tinungo na nga ang opisina ni Stephen habang parang turo na nagpapadyak ang mga paa patungo sa loob na yon. Inihanda niya na ang kanyang sarili na sitahin ito sa ginawa nito dahil para sa kanya'y sobra na yata iyon. Gutom na siya tapos ganun? Lakas ng trip nito. Nasabi na lamang ni Hope sa kanyang isipan. Ikinuyom niya ang kanyang maliliit na palad at nag-rehearse na sa kanyang isipan sa mga sasabihin niya rito. Kaya nang sa wakas ay bumukas na ang steel ng door ng opisina nito'y mabilis na siyang humugot ng hininga at sumigaw roon ng ubod ng lakas. "Sir Stephen!" Galit na sigaw ni Hope roon at naglalagalab na tumingin sa binatang amo. Naglalagalab na tingin na unti-unting nawawala nang mapadako ang tingin niya sa kasama nitong kumakain roon. "Steve? Who is she?" Malumanay at tila takang-taka na tanong ng napakaganda at napaka-eleganteng tingin ng babaeng kasama ni Stephen. Nagsalubong naman kaagad ang kilay ni Stephen nang magtagpo ang mga mata nilang dalawa. Kaya bago pa ito makasagot roon ay agad na siyang sumigaw ulit ng, "Sir Stephen, ang ganda po ng kasama niyo ngayon. Sobra po talaga." "Sorry po sa estorbo. Sige po, kumain lang po kayo ng kumain dyan. Enjoy eating po. Isipin niyo na lang po na wala ako dito. Sige lang po. Enjoy eating." Namumula sa hiya ang buong mukha ng bawi ni Hope sa inasal niya kanina at nanginginig ang mga tuhod na umupo na siya roon sabay. Pasimpleng hinawakan ang kumakalam niyang talagang tiyan roon. Gutom na kasi talaga siya. Gutom na talaga siya ng sobra-sobra. At sobra-sobra rin ang galit niya roon para sa amo niya. Kaya naisip niya, "Pag-aalis na talagang kasama mo babae, huyo ka talaga sa akin mamaya. Talagang huyo ka sa akin sir, makikita mo." Nagtatagis ang mga ngipin
Sa pinaghalong galit at gutom na wika na lamang ni Hope sa kanyang isipan, mas dinianan pang pagkakahawak sa kanyang tiyan roon. O Miss Buenavista, tapos ka na bang mag-lunch? Para kasing hindi, pansin ko lang. Narinig ni Hope na tila pang-aasar pa ni Steven sa kanya, pero hindi niya ito pinansin roon. Dahil si isip niya ulit, manigas ito sa pang-aasar sa kanya. Pero mamaya talaga ito, makikita nito ang bangis ng maapi. Nais na lamang tumangutango ni Hope sa kanyang naisip at nagtaas pa ng noo roon. Steve, baka hindi pa siya nagla-lunch. And it's obvious. So, miss, halika join us. May niluto akong food bago ako pumunta rito. So come here, join us. Masarap to, I can assure you that. Napatingin naman kaagad si Hope sa magandang babae roon. Nang marinig niyang magsalita ito gamit ang malumaning na tono ng boses nito, na naging dahilan upang pakurap-kurap siya roon at inosenteng tinignan nito at ang pagkaing nasa harap ng mga ito. Mukhang ang masarap ang mga iyon, kaya nagutom naman tuloy ulit siya. Ngunit nang mapatingin siya kay Steven at nakita niya kung paano umarka ang isang kilay nito roon, ay dagling pinalitan ng inis at gutom ang nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. Sa kapilit ang ngiti na tumingin na lang siya sa babae at nagsalita. Naku, huwag na po. Busog pa po ako eh. At na-realize ko na, hindi pa naman pala ako nagugutom kaya huwag na po kayong mag-alala. Okay lang po ako. Pero hindi pa man siya natapos sa kanyang pagsasalitay, bigla na lang sumingit si Steven roon. Si Honey? Busog pa naman raw siya at hindi pa siya nagugutom, so let's just finish what we're eating right now, shall we? Takangiting wika ni Steven sa babae na napagtanto kaagad ni Hope na ito palang fiancé na sinasabi nito kanina. Low-key lang ang relasyon ng dalawa kaya konti lang ang nakakalam sa personal na buhay ni Sir Steven niya. Agad namang napatingin sa Hope sa fiancé ni Steven nang malumanay na magsalita rin ito roon. Steven, perfectly know that is very rude to interrupt someone while that someone still talking. Ikaw mismo ang nagsasabi niyan sa makakilala mo. So what's wrong with you now? But anyways, I don't have time for analyzing that. Because all I want to happen now is to make that beautiful woman who's obviously your secretary to join us at this moment. So miss, halika na. I insist. Huwag ka nang mahiya. Namumutla ka na. And I don't know kung bakit di ka pa nagla-lunch yung mga oras na to. But it doesn't matter now. What matter most is that makapag-lunch ka na ngayon with us. So halika na para makakain na tayong lahat. Pangiiganyo pa nito kay Hope ulit. Kaya muli siyang napatingin kay Steven at nakita niya kung paano ito bumuntong hininga roon ng pagkalalim-lalim na tila ba may pinipigilang damdamin sa mga oras na iyon. Pagway tumingin na rin siya rito sa kanya at halatang may pilit ng ngisi sa malabing nagsalita na rin ito roon. Okay, Miss Buenavista, halika na at nang maipagpatuloy na namin ni Mama Tasha mo ang kinakain niya. Kaya halika na at kumain ka na. Ani Steven at muling nagpakawala ng isang mas pilit pangiti sa malabi nito roon. Kaya nang mapagtanto ni Hope na hindi nga kakain ng fiance nito, pag hindi pa siya lumapit roon ay dahan-dahan lang siyang tumayo habang dahan-dahan na ring inalis ng buong sistema niya ang pride niya roon para sa babae at higit sa lahat. Para na rin sa gutom na gutom niya na talagang tiyan, lumapit na siya sa mga ito at marahang umupo sa isang upuan roon kung saan kaharap ang office table ng kanyang masungit na abo. Pagkaway mihinang nagsalita na siya roon. Salamat po, Ma'am Atasha. Hindi makatingin ng maayos na wika ni Hope dahil sa sobrang hiya niya. Ngunit mas lalo lang itong ngumiti sa kanya roon at nagsalita. Don't mention it. Okay, let's eat. Sarap ang mga to. Try this. Nailang na tumungo naman kaagad ng marahan si Hope sa sinabing iyon ni Ma'am Atasha niya at atubilang tumawa roon ng mahina. Saka nagpasalamat ulit bago nagsimula na sa marahang pagkain habang hindi malang tinitingnan si Steven roon. Bukod kasi sa galit siya rito, ay hindi rin niya kayang tingnan ito roon dahil nahihiya siya. Tch! Paniguradong minumura na ako ni Sir sa isipan niya ngayon dahil niisip niya siguro na sinira kong moment nilang dalawa ng mabait niyang fiancé. Pero dahil na rin naman sa kanya, kaya ako napunta sa harapan niya ngayon eh. Kung hindi niya inubos yung pizza roon sa masamang intention sa akin. Kung tinirahan man lang niya ako kahit isang slice man lang, hindi sana ako mawawala ng gana bigla sa pagkain. Hindi sana ako magtatampo. Hindi sana ako maiinis. Hindi sana ako magagalit. Makakapili pa sana ng iba pang pagkain para sa lunch ko doon. Kahit hindi ko gustong malutong pagkain nila dito, pero may kasalanan din kasi ako kasi hindi ako nagbaon ng tanghalian ko sa araw na to. Pero malay ko bang ganito pala ang mangyayari? Malay ko bang papalpak ako dahil sa katangahan ko
at pagkautu-utu ko na magiging dahilan upang kamuyan ako ng boss ko at parurusahan sa nagawa kong kasalanan sa kanya. Masakit kaya sa puso ang ginawa niya, kaya deserve niya rin naman sigurong pagsabihan na sumusobra na siya. At yun ang gagawin ko sa kanya kapag magkakaroon na ako ng tsansang kausapin siya. Pero sa ngayon, i-enjoy ko muna itong mga kinakain ko. Masarap eh. Tama nga si Mama Tasha. Sana all marunong magluto. Sana all complete package. Sobrang swerte naman ni Sir Steven sa kanya. Pero siya, sobrang malas kay Sir Steven. Naku, hindi swerte sa pag-ibig si Ma'am. Sayang. Ay naku, bahala na nga sila sa love life nila. Basta ako, kakain na lang talaga ako dito para bibsan yung gutom ko. Bahala na si Sir Jan Tutal. May kasalanan rin naman siya kung bakit nasira ko ang sweet moment nila ng future wife niya eh. Weekend ni Hope sa kanyang isipan at parang walang nangyaring nagpatuloy na lang sa tahimik na pagkain roon. Samantala, Liam naman na nanggigigil sa ina si Steven habang pasimbling iniirapan si Hope na nakaupo sa harapan nila ni Atasha at tahimik na kumakain sa mga sandaling iyon. Pagkurot-kurot sa naisip niya, ang hilig mo talagang manira ng araw, Miss Buena Vista. Talagang sinagad mo ng init ng ulo ko sa'yo eh. Wala pa kagabi hanggang ngayon. Ngayon na nga lang namin na ituloy ang naudlot na date namin kagabi. Pinakiusapan ko na nga siya na lutuan naman ako at pumunta rito kahit ngayong araw lang. Tapos sinira lang ng pagkakataon kong to na makasama siya ulit. Talagang sinasagad mo na talagang kahuli-hulang patak ng pasensya kung babae ka. Naging dahilan ka na nga upang masirang image ko. Pati ang mga sandaling ito na dapat sanay sa aming dalawa lang ng babaeng pinakamamahal ko. Sinira mo na rin. Kaya maghintay ka. Dahil meron pa akong nakaabang na parusa para sa'yo. At hindi ako titigil hanggat hindi na ikaw ang kusang umalis sa kumpanya kong ito. Maringat at lihim na tumataas baba na dibdib ng weekend ni Steven sa kanyang isipan at tumikim na lamang roon sa kanagsalita. Here, sweetheart. Binalatan na kita ng lobster. Go on. Eat this. It's super delicious. Nakangiti ng matamis na weekend ni Steven sa kasintahan na agad naman itong sinagot na, ay no, na masarap talaga. Ako mismo nagluto nito, hindi ba? Malamig na sagot nito at ngumiti ng matipid sa kanya, saka nagpatuloy ulit sa pagkain. Na hindi man lang nito ginalaw ang laman ng lobster na nilagay niya sa plato nito roon. Napatahimik na lang agad dahil sa pagkapahiya si Steven sa mga sandaling iyon. Niya siya kasi, alam niyang narinig at nakita ni Hope ang inaktong iyon ni Atasha sa kanya. Pero dahil mahal niya ito, handa niyang lunukin ang pride niya at umaklo na parang wala lang sa kanyang sinabi ng kasintahan. Kaya ngumiti ulit ang binata pero sa pagkakatong iyon, hindi niya nakaya pang paabutin sa kanyang mga mata ang ngiti niyang iyon. Hanggang sa mahinang tumawa na lang si Steven at may pilit na ngisi sa mga labing nagsalita ulit roon. Ah, oo nga pala, tama ka. Nakalimutan ko kasi, sweetheart. I'm sorry. It's just that yung pagkakaluto mo nito ay pareho lang ng lasa sa mga 5-star hotels na pinupuntahan natin on our dates. Kasi I am proud to say that you are such a great cook. And I will always love your way of cooking food. So for me, sweetheart, you are not just the best cook in the world, but a great and excellent one. Mula sa pusong papuri ni Steven sa kasintahan, habang nakangiti ng sobrang tamis roon, ngunit ang napakatamis nangiti sa kanyang mga labi sa mga sandaling iyon ay agad nabura nang makita niya kung paano ito biglang tumingin sa kanya at napahinga ng malalim na parabang. Naiirita na ito sa kanya roon. Pero pinipigilan lang nito iyon, saka malamig siyang tiningnan at nginitian sa kanagsalita. Steven, kumakain tayo. So please, kumain na lang muna tayo because, as I've said, let's enjoy the food in front of us. Pero paano natin ma-enjoy kainin ang mga ito ngayon kung lagi mo akong kinakausap o pinupuri? So please, kumain na lang muna tayo. Would that be okay with you, Steven? Sad nito na agad nagpakurap-kurap sa binata at lihim na napalunok ng sunod-sunod roon. Ilang segundo muna siyang nakipagtitigan sa kasintahan. Pagway saka lang siya nagsalita roon. Oh, yeah, sure. I'm sorry. Where are my manners this time? So, again, I'm sorry. It won't happen again, sweetheart. Let's continue eating peacefully. Wika na lamang ni Steven at lihim na napabuntong hininga. At tahimik na lamang na ipinagpatuloy ang pagkain sa mga sandaling iyon. Sa kabilang banda, tahimik naman na nag-oobserba si Hope sa mga nangyayari sa paligid niya sa mga sandaling iyon. Tahimik siyang nag-oobserba sa mga narinig at nakita niya sa pagitan ng amo niyang si Steven at sa fiancé nito. At sa totoo lang, noong una,
Gustong-gusto niya talagang magpigil ng tawa roon dahil sa unang pagbabara ng babae kay Steven. Naisip niya kasi kanina, masama kasi ugali ni Steven eh, kaya buti na lang yun sa kanyang amo na ipahiya roon. Pero sa pangalawang pagkakataon, may nakapa siyang pagkaawa sa kanyang damdamin para rito. Sa pangalawang pagkakataon kasi, kitang-kita na talaga ni Hope na sobrang nahiya na si Steven sa sinabi ng fiancé nito rito. E halata naman na mahal niya talaga nito, ang babae. Kaya ito pinupuri ni Steven ng ganon. Pero nahalata niya na tila. Malamig ang pakikitungo ng fiancé nito rito. Ngunit para kay Hope, labas na siya sa relasyon ng dalawa at sa pakikitungo ng mga ito sa isa't isa. Pero sa totoo lang, hindi niya talaga maiwasang maawa kay Steven sa kabila ng lahat. Pero naisip rin niya na baka rin may di pagkakaunawa ng dalawa. Kaya ganun na lang umusta ang babae sa kanyang amo. Kaya hindi na lang niya ito binigyan pansin muna at tahimik na nagpatuloy na lang sa pagkain roon. Tapos ka na, Miss Buena Vista? Malumanay na untag ng fiancé ni Steven matapos siguro siya nitong makita na nagpahay ng napkin sa kanyang bibig. Ninitian naman agad ni Hope ang babae at magalang na sumagot rito ng, "Opo, salamat po sa pag-aya nito sa pagkain na kumain kasama nyo, ni Sir Steven. Nakakayaman po pero masasabi pa rin isang malaking karangalan iyon sa akin. Pasensya na po sa abala ma'am, salamat po ulit." Magalang niyang sabi at bahagyang yumuko rito sa kamarahan ng tumayo roon. Bahagyang niyang sinuliapan si Steven, inirapan siya nito. Kaya pasimpleng inirapan niya rin ito roon at sabi niya agad sa kanyang isipan, "Tsh, pinabawi ko na yung sinabi ko. Hindi na pala ako naawa sa damuhong to." Wika ni Hope sa kanyang isipan at nangalingaling umismid roon. Nagbalik naman kaagad sa kasalukuyan ang diwa ni Hope nang marinig niyang magsalita ito. "Ano ka ba, Miss Buena Vista? Okay lang yun. I'm always happy to help." Anito at tinignan na si Steven bago nagsalita ulit. "Steve, I'll be going now. May kailangan pa rin kasi akong puntahan bago umuwi ng bahay. And tomorrow, as I've said, hindi ako makakasama sa business trip mo. Kasi hectic talagang schedule ko sa company so I can't be there. I'm sorry, okay? Kailangan ko lang kasi talagang tapusin ang mga pending works ko bago natin asakasuhin ang kasal natin. So I have to go now, Steven. Kita na lang tayo after mo makauwi mula sa Barcelona para sa contact signing ng mga clients mo. Sige, thank you for your time." Wika ng babae at marahang hinalikan sa pisngi si Steven sa kadandahan na rin tumayo roon. Bago with poise na naglakad palabas ng opisina ni Steven. "Sweetheart, wait. Ihatid na kita." Pigil ni Steven sa fiancé nito pero bahagya lang itong tumigil roon sa kanagsalita. "Oh no, you don't have to do that. I know my way out of your company. Don't worry. I'll drop you a text once I get to my destination. Okay, I'll go now, Steve. Tawagan mo na lang ako before your flight tomorrow, okay? I'll be waiting." Anito at tuluyan ang lumabas mula sa opisina ni Steven. Naiwan na lang na napatulala si Hope roon habang si Steven naman ay aimik lang na bumalik ng upo sa kinaupuan nito. Kaya siya na may alis na sana roon dahil nakaramdam na lang siya ng pagkailang bigla. Mamaya na lang siguro niya ito sisitahin. Ngayon ay hayaan na lang muna niyang mag-isip-isip ito roon, niisip ni Hope. Ngunit hindi pa man nakadalawang hakbang si Hope paalis ay narinig niyang nagsalita ang binata roon. "Oh, aalis ka na lang bigla nang hindi nililinis ang mapinagkainan nating tatlo? Huwag mong sabihin ako pang palilinisin mo nito. Swerte ka kung ganun." Wika nito na agad nagpahinto kay Hope sa paglalakad. At naglapat ng mariin sa kanyang mga labi sa kahinarap ito roon bago nagsalita. "Oo nga naman pala. Ako dapat maglinis nito. Kasi bukod sa sekretary mo po ako, isang assistant, ay nakikain po ako sa luto ng fiancé niyo po. Pero hindi mo po ba naisip kung bakit nakikain tuloy ako sa niluto ng fiancé niyo? Bukod sa nalata niyang, utom na ako kaya inaya niya ako makikain kasama niyo. Dahil po yun sa kasama ng ugali niyo sa akin, sir. May pasabi-sabi pa kayo na bilisan ko ang inutos niyo para makakain na din ako ng pizza pero pagdating ko doon, wala na. Pinakyam mo daw lahat ng pizza doon at pinakain sa lahat ng empleyado mo dito except sa akin. Ang sama-sama niyo po sa akin. Kaya dahil doon, nawala na ako ng gana at umakyat dito kahit gutom na gutom talaga ako. Inakasabay ko na tuloy kayong kumain. O baka sabihin mo na makapal mukha ko, sir, ha? Naku, kung ganun, sasabihin ko na agad sa iyo na kayong dalawa ang nag-iya sa akin at kitang-kita ko po sa mukha niyo na gusto mo talaga akong lumapit para kumain ng fiancé mo. Kasi hintay niya akong lumapit para kumain. Kaya ginawa ko lang po yung gusto niyo po. At aminin ko isa din sa dahilan kung bakit lumapit lang din ako ay dahil gutom na talaga ako. Pero kung hindi niyo naman ako pinilit, hinding-hindi ako lalapit, ano?
Titiisin ko na lang po ang gutom ko, no? Kahit naman po kasi mahirap lang ako. At mula sa mababang uri ng angkan kumpara sa inyo, may respeto po ako. At disiplina sa sarili ko po. At isa pa po, ikaw din naman po ang dahilan. Kaya ako nakasama sa inyong kumain eh. Kaya nasira ko po ang moment yung dalawa. I hope kaya agad nang gigil ang gwapong mukha ni Steven. Saka napasabi ka agad na. Abat, pakiulit nga yung pinagsasabi mo. Ngunit agad itinaas ng dalaga ang kanyang paalad. Ilang di pa mula sa mukha nito. Kaya natigil ito bigla sa pagsasalita pagkaway. Nagsalita na siya roon. Hep, hep, hep. Teka lang po sir. Patapusin mo po muna ako. Okay, ganito po. Alam ko po talagang nagkamali ako. Kasi gaya nga ng sabi mo po, tanga ako at utu-uto. Kaya inamin ko pong nagkamali ako. Oo, nagkamali ako. Nagkasala po ako sa inyo. Kaya sorry po. Sorry at sorry po sa nagawa ko po. Napahiya po kayo dahil sa akin. Napahiya po kayo sa mga taong nakakilala sa inyo. Kaya sorry po ulit. Mula po sa puso ko ang paghingi ng tawad sa inyo ngayon. Nagkamali po talaga ako. Ngayon po kung hindi nyo pa rin po ako mapapatawad, wala na po ako magagawa. Basta't nasabi ko na po sa inyo ang side ko at ang gusto ko pong marinig nyo mula sa akin. Tune lang po. At kaya lang naman po ako naiinis na talaga sa inyo kanina eh. Dahil gutom na po talaga ako. At pagod na. Tapos nag-expect po talaga ako na may pizza po sa baba. Para mawala na yung pagod ko kaagad kasi. Pizza lang po talaga ang kasiyahan ko. At alam ko pong, alam mo po yun pero anong ginawa mo po? Nilamos mo lahat ng pizza doon. Taliwas sa pagpapaasa nyo po sa akin na makapag-snack ako nun. Pagkatapos ko sa mga pinapagawa nyo sa akin. Alam ko po ang childish at ang babaw pakinggan pero sir, hindi ko po ikinakahiya ang personality ko na ganyan. Kasi po, at least wala akong inaapakang tao. Childish po talaga ako, oo. Uto-uto po talaga ako, oo. Kita nyo nga, nauto nyo na naman ako sa pizza eh. Tanga po ako, opo. Inaamin ko po yun. Pero at least, alam ko po sa sarili ko na, kahit ganito lang ako, marunong po akong umintindi. At makisama sa mga tao kahit sobrang nakakasakit na talaga sa kalooban ko ang pagtrato nila sa akin. Pero sige lang, lalaban pa rin ako. Kasi hindi po talaga ako marunong sumuko kaagad, sir. Because I believe that when life gives 1,000 reasons to cry, then I must show life that I have 1,000 reasons to smile. And I thank you. Taas noong wika ni Hope at bahagyang nagbaw pa sa harap ni Steven na pina-princess style kasi umakto talaga siyang may gown siya. At hinawakan niya kunwari iyon habang may hindi na nagbaw rito. Isang ngiwi naman kagad ang isinagot ni Steven sa mahabang sinabi ng dalaga at inakto niya roon. Kaya agad siyang umiti rito ng parang batang nagpapakyut pero mas lalong napangiwi ang binata roon sa katumaas baba ang dibdib na maraing nagsalita sa kanya. Look, Miss Buena Vista, alam ko may pagka-childish ka talaga at pagka-komedyante kong minsan pero pwede ba? Huwag mong isali yung pagiging komedyante mo sa mga bagay na seryoso dapat pag-usapan. And I want you to know, na kahit ano pang sabihin mo, hinding-hindi pa rin mawawala ang galit ko sa'yo. Kasi yung ginawa mong katangahan, magbibigay yun ng marka sa bawat isipan ng mga taong nakakabasa nun. Hindi na yun mawawala sa mga isipan nila. Magiging issue na yun. Kaya gusto ko lang malaman mo na hanggat nandito ka pa, at di ka pa umalis sa kumpanya ko. Pahirapan talaga kita hanggang sa mapagod ka na. At ikaw na mismo ang umalis mula dito. Nagmamatapang ka pa ngayon ha. Kasi alam mong kakampihan ka nila mami. Pwes, gagawin ko ang lahat upang ikaw mismo ang umalis dito. And I swear to God that every day of your life here would be miserable. It would be very miserable. Kaya tingnan lang natin kung hanggang kailan ka tatagal sa poder ko. Tingnan lang natin. Maraing wika nito saka idinagdag. Now, clean this up. Tell me kukunin lang ako para ipatrabaho ulit sa'yo. Mag-overtime ka mamaya. Kaya ngayon pa lang, mas mabuting ihanda mo ng sarili mo para sa mas matindi pang pagsubok na kaharapin mo. Mas maring pang wika nito sa kapairap na iniwanan siya nito roon. Naiiwan na lang ng bahagyang nakaawang ang mga labi ni Hope habang tinitingnan ang amo niya na ponti-unti nang nawawala sa paningin niya. Pagkaway na pabuntong hininga na lamang siya roon at napailing ng marahan. At habang nililinis na nga niya ang mga pinagkainan nilang tatlo, sa office table nito ay hindi niya mapigil ng sariling mapaisip. Grabe talaga galit ni sir sa akin. Mantakin mo? Nagsorry na nga ako't lahat-lahat. Galit pa rin. Ayaw pa rin akong patawarin. Tapos napagkamalan pa akong nagtatapang-tapangan. Kasi alam ko raw na kakampi sa akin ang mami niya. Eh ang layo naman nun sa katotohanan. Kasi tumapang lang naman talaga ako bigla dahil sa pizza. At
At nagawa kong sabihin lahat ng iyon para di na siya magalit pa sa akin. Para di na ako makadagdag pa sa problema niya sa fiancé niya. Pero wala pa rin eh. Kaya wala akong magagawa roon. At least nagtry ako. At kung akala niya na mapapaalis niya talaga ako dito, naku, hindi yan mangyayari. Matatag to men. Hindi ako basta-bastang natitinag. Laking lola yata to. Kaya hindi ako susuko. Hanggang sa magsawa ka po sa kakaparusa sa akin. At habang busy po kayo sa kakaparusa sa akin, may gagawin din po ako para makaganda rin po sa kamaldituhan nyo ng very slight. Very slight lang naman po. Yung pagtitripan lang kita, ganun. Titingnan ko lang magiging reaction nyo, ganun. Excited na tuloy ako para bukas. Pero sa ngayon, ihanda ko muna talagang sarili ko para sa stress at puyat hanggang sa mamayang gabi. Overtime daw eh. Kaya soft, laban lang. Naka-enervern yata to araw-araw. Kayang-kaya ulit natin to. Kayang-kaya hanggang sa dulo. Aja. Pagpapatatag ni Hope sa kanyang sarili at damdamin at nag-aja sign ulit roon pagkuhay, may ngiti sa mga labi at pabuntong hiningang ipinagpatuloy ng ginagawa. Oh, apo. Bakit gabing-gabi ka na ngayon nakauwi? Himala yata at gabing-gabi na ang pag-uwi mo ngayon sa bahay. Bungad ka agad ng lola ni Hope. Nang sa wakas ay, nakauwi na siya sa bahay nila. Sinulyap pa niya ang wall clock nila. Pasado alauna na pala ng madaling araw. Mabuti na lang. At may taxi pang nakaabang sa harap ng kumpanya ni Steven sa mga oras na iyon. Dahil kung hindi, doon na lang siguro siya makikitulog muna sa guardhouse. Total, kaibigan naman niya ang guard roon na kasing edad lang niya. Ito rin naghatid sa kanya upang makasakay ng taxi roon. Kaya sobrang laki ng pasasalamat niya rito. Sobrang pagod ng katawan niya at antok na siya. Kaya pagkarating sa maliit na sala ni Lai, ganyang ibinagsak ang katawan niya sa pag-upo sa mahabang sofa nila. Saka inaantok na sumagot sa tanong ng pinakamamahal niyang lola. Nag-overtime po kasi kami, lola. Dami pong gawain sa office eh. Pero wag po kayong mag-alala. Tinaguro naman ang kaibigan kong guard na ligtas ako sa sinasakyan kong taxi. Kilala niya rin kasi ang driver nun. Hinatid niya kasi ako saglit sa labas habang yung isang kasama naman niya ay nagbabantay sa guardhouse nila. Kaya ligtas po ako nakaka-uwi. At siya nga pala, lola, mukhang mapapadalas na po ang pag-overtime ko sa trabaho mula ngayon. Kasi marami na po akong gagawin doon eh. Pero uli-uli wag po kayong mag-alala. Kasi nariyan po ang kaibigan kong guard. Mapagkakatiwalaan po siya. Subuko na. May matamlay ng ngiti na gumuhit sa mga labi ni Hope nang sabihin niyang mga yon sa lola niya. At marang pumikit na roon. Pagod na pagod at inaantok na kasi talaga siya. Gusto niya nang matulog. Naramdaman niyang tumabi sa kanyang butihing matanda. At niyakap siya kaya. May ngiti sa mga labi niyong makap na rin siya pabalik rito habang nakapikit pa rin doon. Apo, nag-aalala ako sa'yo. Ano ba naman kasing klaseng amo yan? At pinag-overtime pa kayo hanggang madaling araw. Hindi man lang yan ang isip na may mga babae siyang trabahante. Mukhang gusto ko na yata ang sampulan ng amo mong yan. Lalo pa sunod-sunod ang magiging overtime niyo roon sa trabaho. Wika nito na agad namang sinagot ng dalaga na, naku si lola talaga. Sobrang love na love ako. Pero wag po kayong mag-alala, lola. Sabi ko nga po sa inyo, safe po ako doon kasi may kaibigan akong guard. At subukan na. Talagang mapagkakatiwalaan siya. Kaya sit back and relax lang po kayo, lola. Para di ka magka-wrinkles, mahirap na. Maintenance pa po sa gamot nyo ang afford ko ngayon. Hindi pa po kasaling pampaderma nyo. Asya, lola, matutulog na po ako. Matulog na po tayo. Hindi na po ako kakain, kumain na po kasi ako doon sa office eh. Kaya tulog na po tayo, lola. I love you po. Good night. Mwah. Halik na Hope sa pisngi ng matanda. At mahigpit ulit na niyakap ito roon. Saka tumayo na kasama ito. Sumang-ayon naman ito sa kanya, kaya hinatid niya muna ito sa kwarto nito na katabi lang ng kanya. Bago siya pumasok sa kwarto niya, at pabagsak ng humiga sa malambot at mabangong kama niya. Hapong-hapo siya. Paglinisin ba naman siya ni Steven ng buong opisina nito kanina? At nang matapos siya ay, mga paperworks naman ulit ang inatupag niya na dapat itong gumagawa niyon. Pagkaya pinaulit ito sa kanyang mga mali niya roon hanggang sa pulido na tingnan iyon. Talagang sinusubok siya nito kanina. Kaya napabuntong hininga na lang si Hope at napasabi ulit sa kanyang sarili. Sir Steven, oras na siguro para gayahin ko ang sinabi ng idol kong si Sharon Cuneta. Ani at sinulyapan ang mukhang lumang dal ng nanay niya noon na mukhang voodoo dal. Pagkaya nakangising nagsalita ulit.
ipinapangako ko, Sir Stefan, na bukas na bukas din, luluhod ang mga tala. Anihop at piliyang napahalakhak sa kanyang isipan. Nasaan na bang babaeng yun? Ba't ang tagal dumating? Aba, 9:30 na wala pa din siya. Baka naman na amnesia siya at akala niya bigla siya na ang amo sa aming dalawa. Ngunit hindi na ituloy ni Stefan ang kanyang nais pang sabihin nang bigla na lamang tumunog ang boto ng kanyang opisina roon na nagbibigay alam sa kanya kung may tao bang gustong pumasok sa loob ng kanyang opisina. Kaya dali-dali niyang tiningnan ang monitor niya sa loob at nang makita ang si Hope na iyon ay agad siyang napatuwid ng upo at tumikim roon saka pinagbuksan na nga ito ng pinto. Pagwailihim na napangiti siya kaagad at itinago na ang natatawang ngiti niya nang sa wakasay. Pumasok na ito roon. Oh, Miss Buenavista, bakit ngayon ka lang nakapasok? Nakalimutan mong mag-set ng alarm mo? O nakalimutan mo kung saan daan patungo dito sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo? Hindi naman ito umimik kaagad, kaya lihim itong pinasadaan ng tingin ni Stefan mula ulo hanggang paa. Pagway parang gusto niyang mapangwi roon dahil saka lang niya napansin ang buhok nito na tila hindi nadaanan ng suklay ng umagang iyon. May suit pa ito na damit na all black na palunok tuloy siya roon dahil para kasing kakaibang nakikita niya sa ayos at kilos ni Hope ng umagang iyon. Parang nakakakilabot. Napalunok tuloy ulit siya at mas lalo pa siyang napalunok ng sunod-sunod roon nang sa wakasay. Tingnan na siya nito ng matitig na tilabay. Sinasapian nito ng masamang espiritu. Pagway mahinang nagsalita. Nakalimutan ko lang pong may pasok pala ako ngayon sa trabaho. Kaya imbis na maligo kaninay, ibang ginawa ko. Aniya sa mahinang tono ng boses nito, sabay lapit sa office table nito roon at marahang inilapag ang shoulder bag nito, sabay marahang inilabas roon ang isang Ano yung nilalagay mo sa mesa mo, Miss Buenavista? Natatakot na talaga siya. Kitang-kita niya kasi sa mga mata niya na parang voodoo doll iyon. Kaya muli siyang napalunok sa laway niya dahil doon. Natanggal tuloy ang angas niya bigla at napatanong tuloy siya sa kanyang isipan. Jesus Christ, magkukulam bang babaeng ito? Kukulamin na ba ako nito? Kasi naging masama ako sa kanya? Tintatakot ang tanong ni Stefan sa kanyang isipan sa mga sandaling iyon. Habang ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa pangit na dal na nasa ibabaw ng office table ng dalaga. Pagkuhay bigla na lang napaigtad si Stefan at napahigit ang kanyang hininga nang makita niya kung paano marahang tumingin si Hope sa kanya at seryosong nagsalita. Lumang dal po ito ng nanay ko po. Nakita ko po ito noong isang araw at naisipan ko lang na dalhin po ito dahil namimiss ko na siya. Matagal na po kasi siyang namayapa kasamang tatay ko. Hindi. Silang dalawa po palang namimiss ko. Dahil kaninang umaga rin, pagkagising ko, bigla ko nalang kinantang kantang lagi niyang nakanta sa akin noon upang makatulog ako. Wika nito. Kaya agad na napahinga ng malalim ang binata. Bago kumakabog ang dibdib niya, nagtanong rito ng, ano bang kantang yun? At dahil sa tanong ni Stefan na iyon ay, nakita niya kung paano unti-unting sumilay ang isang takakatakot na ngiti sa mga labi nito roon bago sumagot ng, ang kanta pong iyon na ito, ang bulong ni Daddy. Love na love ni Baby. Ang bulong ni Baby. Love na love ni Daddy. Kanta nito na naging dahilan upang biglang magtaasan ang mabalahibo ni Stefan sa sobrang takot. At kaalinsabay ni Yunay, biglang pagtakip niya sa kanyang mga tenga sa mga sandaling iyon. Sabay mariing nagsalita. Okay, Miss Buenavista, that's fucking enough. Ang pangit ng boses mo eh. Okay, ikuha mo na ako ng tubig ngayon din. Dahil nauhaw ako bigla eh. Kinakabang utos niya rito na agad naman itong ikinangwi roon. Nang matamis saka tumayo ng marahan at nagtanong. Ang baso ng tubig ang kailangan niyo po, sir. Namula yata bigla sa magkahalong inis at pagkape ang buong mukha ni Stefan dahil sa tanong na iyon ni Hope sa kanya. Pagko ay pigil na pigil ang sariling bulyawan nito na sumagot siya. Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre isang baso lang. May din ang bawat salitang sagot ng binata. Tumango naman ito kagad sa kanyang sinabi at marahang inilagay ang doll nito sa bulsa ng suot nitong black dress. Saka nag-umpisa ng maglakad palabas ng kanyang opisina. Yan na may malalakas ang tahip ng dibdib na nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya ba na nasa isipan niya o hindi bago ito makalabas mula roon. At sa huli, ay napag-desisyon na nalang niyang sabihin rito ang mga salitang gusto niya talagang sabihin kay Hope. Wait, Miss Buenavista,
Dalawang baso ng tubig, no, tatlo. Tatlong baso ng tubig pala ang kailangan ko. Ani Steven at lihim na lumunok roon. Saka tumingin sa ibang direksyon. Hindi niya tuloy nakita kung paano nagpigil ng tawa roon si Hope. Matapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, dahil sa matinding takot, pagkaway narinig na lang niyang mahinang pagsagot nito sa kanya na, "Opo sir, masusunod po." Kahit apat na basong tubig pa, ani Hope at pahagikik na lumabas ng kanyang opisina. Kaya mas lalong namula ang buong mukha ni Steven sa mga sandaling iyon. Dahil alam niyang, nahalata nito na natatakot siya rito. Napahiya tuloy siya. At naisip niya, siguro'y iniisip na ng dalaga na kalalaki niyang tao ay matatakotin siya. Nakatanggal talaga ng angas yun, pero wala eh. Takot talaga siya sa mga mangkukulam na yan at mga multo. Nalaman tuloy ni Hope ang kahinaan niya. At may pakiramdam siya na gagamitin ito iyon laban sa kanya. Dapat pigilan niya na ang kanyang sarili na huwag magpakita na natatakot siya sa manikang iyon. At sa mga nakakatakot pang mga kanta nito, lalo pa. At kasama niya ito mamaya sa flight niya papuntang Barcelona para sa contract signing. Kailangan niya ito doon para sa mga iba pang business matters na gagawin. Kaya na may huminga na lang ng malalim si Steven. At pilit hinamig ang sarili bago pinabagsik na naman ang aura niya. Ipilitin niyang magpakita ulit ng kastrektuhan kay Hope at mag-focus kung paano ito parusahan. Pipilitin niya. "Sir, ito na po yung tatlong basong tubig na inutos niyo." Bagalang na wika ni Hope nang makabalik na ito sa loob sa wakas. Pagkaway marahang inilapag nito ang tray ng tatlong basong tubig sa ibabaw ng kayang office table. Kaya na may malakas na tumikim si Steven at nagsalita. "Thank you. And by the way, Miss Buena Vista, I just want you to know that later in the afternoon, at exactly 4 o'clock, will be our flight to Barcelona. You will accompany me there for another business matters aside from signing of contracts. Ngayon ko lang nasabi ito sa'yo kasi ngayon lang din sumagi sa isip ko na may iba pa palang gagawin roon. Kaya kakailangan kita sa business trip kong yun. Now by lunchtime, mag-a-out ka na para makapaghanda ng mga gamit mo. I'll be waiting here. And another thing, I hope you don't mind. Ayokong dalhin mo yung dal na yan sa business trip nating dalawa. Dahil ayokong madidistract ka sa memories ng nanay mo. At ayoko rin isipin ng tatay mo o ang mga kantang kinakanta niya sa'yo. Dahil baka bigla ka na namang mapakanta habang nasa flight tayo at habang nakipag-usap ako sa mga kliyente ko at mga soon-to-be business partners ko. So nagkakaintindihan ba tayo, Miss Buena Vista? Malinaw na malinaw ba yung gusto kong iparating sa'yo? O hindi ka pa rin nalilinawan doon kasi ulitin ko para maintindihan mo talaga. Wika ni Steven gamit ulit ang pinaka-strictong tono ng boses niya saka tinignan nito ng diretso sa mga mata nito. Ngunit sa pagkakataong iyon, imbis na umiwas ito ng tingin sa kanya, kagaya lagi nitong reaksyon sa tuwing tinitingnan niya ito sa mga mata, hindi na nito iyon ginawa. Bagkusay, straight din ang pagkakatingin nito sa mga mata niya, pabalik bago nagsalita roon ng, "Sorry sir, pero na isang walang romestro lahat sa isipan ko. Nadidistract ako sa mga magulang ko eh, namimiss ko na naman kasi sila. E pwede niyo po bang ulitin lahat ng sinabi niyo sa akin sir?" Napanganga naman kaagad si Steven sa sinabi ng dalaga. Pagway na pahinga siya ng malalim at tagpo ang mga kilay na nagsalita ulit roon. "Ang sabi ko, Miss Buena Vista, na gusto ko lang malaman mo na mamayang hapon at exactly 4 o'clock will be our flight to Barcelona because you will accompany me there for another business matters aside from signing of contracts na gagawin ko dun. At ngayon ko lang nasabi sa iyo kasi ngayon lang din sumagi sa isip ko na may mga iba pa palang gagawin roon. Nakakailangan kita sa business trip kong yun. Now sabi ko rin, by lunchtime ay mag-a-out ka na para makapaghanda ng mga gamit mo. I'll be waiting here in my office. And now, listen very carefully this one because this is very important. Because again, Miss Buena Vista, I hope you don't mind. Ayokong dalin mo yung dal na yan na nasa bulsa mo ngayon. Doon sa business trip nating dalawa sa Barcelona. Dahil ayokong madidistract ka sa mga memories ng nanay mo. Niintindihan mo ba? At ayoko rin isipin mo ang tatay mo o ang mga kantang kinakanta niya sa'yo dahil baka bigla ka na namang mapakanta habang nasa flight tayo at habang nakikipag-usap ako sa mga kliyente ko at sa mga soon-to-be business partners ko. So nagkakaintindihan ba tayo, Miss Buena Vista? Malinaw na ba sa yung pagkakasabi ko sa'yo sa pagkakataong to? Dahil kung hindi pa rin ay, ewan ko na lang talaga kung paano kita paiintindihin roon." Seryosong wika ni Steven. Nakita naman niyang napakamot ito bigla sa pisngi nito saka nagsalita roon. Actually sir, hindi ko pa rin talaga naiintindihan ang
Ngunit hindi na nito na ituloy ang sasabihin nito dahil agad na siyang napahinga ng malalim roon, sabay salubong na salubong ang mga kilay na nagsabing, "Ginagago mo ba ako, Miss Buenavista?" Nabibisit na talagang tanong ni Steven kay Hope na agad namang napakurap-kurap rito saka sumagot. "Ah, hindi po. Actually, nagjo-joke lang po talaga ako. Mahilig po talaga ako mag-joke, sir. Hihi. Ikaw mo nga, diba? Komedyante ako. Kaya nagjo-joke lang po talaga ako, sir." Anito't biglang inilabas muna sa bulsa nito ang pangit na dal nito. Saka tinanong biglang manika roon. "Diba, friend? Nagsasabi ako ng totoo? Diba nagjo-joke lang talaga ako?" Anito na agad nagpasabi kay Steven na, "Hoy, tama na yan. Para kang baliw dyan. Kinakausap mong manika mong pangit." Wika ni Steven, saka tumikim upang mawala ang bara sa kanyang lalamunan sa mga sandaling iyon. Dala ng kaba at takot sa muling inakto ni Hope roon. Pagkway mabilis siyang nagsalita ulit doon na, "O siya, pumunta ka na sa working area mo para maumpisan mo ng trabahuin yung mga itinambak kong mga papeles dyan bago ka umalis mamaya ang lunchtime. Marami yan. Kaya umpisan mo na kaagad." Anang binata at lakas loob na inarapan nito roon, saka muling tumikim. At nang makita niyang kibit-balikat na sinundangan nito ang inutos niya rito, at napabuntong hininga na lamang ang binata, at inasikaso na ang mga dapat niyang gawin upang matagpuan na si Lance para sa wakas ay malinis na ang pangalan niyang nadungisan nito dahil sa katangahan ng dalaga. At sa naisip ay, malalim na inarapan na lamang niya si Hope roon, at ikaw mga labing ipinagpatuloy na ang kanyang ginagawa. Alas 3:30 ng hapon ay nakabalik na si Hope mula sa pag-impake niya at paghahanda niya sa pag-alis nila ni Steven sa bansa papuntang Barcelona. Actually, kanina pa siya excited dahil sa wakas ay makakabuta siya sa ibang bansa. At sa Barcelona pa, at ang bansa kung saan pinagsushootingan noon ang paboritong love team niya, ang Katniel. Kaya ganoon na lamang ang ngiti ni Hope dahil sa sobrang excited niya talaga. 5 days din daw sila doon, sabi ni Steven. Kaya ibinili na lang niyang pinakamamahal niyang lola sa kaibigan niyang nakatira din malapit sa bahay nila. At ngayon nga'y, nasa private plane na sila ng kanyang masungit na amo. Ang laki ng private plane nito, napaka-luxurious tingnan mula sa labas hanggang sa loob. Talagang pangmayaman ang dating. Kaya naman hindi niya mapigilan ang kanyang mga labi sa pag-aawang sa mga sandaling iyon. "Uy, ang bibig mo, takpan mo muna. Baka kasi may pumasok na langaw dyan, mahirap na." Narinig ni Hope na untag ni Steven sa kanya, kaya mabilis siyang napatingin rito at inosenteng nagtanong. Ang ganda po kasi nitong private plane niyo, sir. Nakakamangha po talaga sa ganda. Magkano niyo po ito nabili?" Agad namang umarka ang isang kilay nito roon, saka nagtanong pabalik sa kanya. "Bakit mo naitanong? Bibilin mo ba to?" Mabilis namang sumagot si Hope rito ng, "Hindi po, wala pa akong pera eh. Utangin ko lang sana." Nakangusong sagot niya rito na mas lalong ikinatagpo ng kilay ni Steven roon, saka nagsalita. "Ugali mo ba talagang mambwiset sa mga tao sa paligid mo, ha?" Kumurap-kurap naman si Hope bago sumagot rito. "La, hindi po ah. Si lola ko po ay hindi nambwiset sa akin. Mahal na mahal niya po kaya ako." Mapang-insulto ngumiti naman ito sa kanya, saka tumugon. "Ah, ganun ba? Sino namang lola yan? Ano bang sinasabi niya sa'yo lagi? Hindi mo binibisit araw niya? Na pinapaganda mo lagi ganun?" Anito at iiling-iling roon na tila tawang-tawa sa mga sandaling iyon habang prenteng nakaupo sa upuan nito at kumakain ng grapes. Kaya may pinakatitigan ni Hope si Steven ng mabuti at walang kangiti-ngiti sa malabing sumagot rito. "Si lola ko po. Si lola na lang pong kaysa isang taong nanatili sa tabi ko hanggang ngayon. Yung lolo ko po kasi ay lumisa na rin sa mundong 12 years old pa lang ako. Nadamay sa gulo eh. Kaya si lola na lang talaga ang kasama ko. Ang nagpaaral sa akin. Ang nagpalaki. Yung mga magulang ko po kasi 10 years old pa lang ako ay iniwan na rin ako. Kaya si lola na lang po yung kasama ko araw-araw simula nun. Sir Steven, tama po kayo. Yan po lagi niyang sinasabi sa akin lagi. Na hindi ko po binibisit araw niya. Na pinapaganda ko po lagi sa tuwing nag-uusap kami. Lalo na po kung nagbibiro ako sa kanya. Humahalakak siya sa sobrang saya. At hindi lang po yan ang lagi niyang sinasabi sa akin. Dahil sinasabihin niya rin po ako na paminsan-minsan daw ay hindi masamang pumatlo sa mga taklisang dila na hindi raw masamang sumagot-sagot at ipagtanggol ang sarili lalo na pag sumasobra na yung taong kaharap ko na umaaway sa akin. Na hindi masamang pumatlo sa gulo lalong-lalo na pag inaapak-apakan ng pagkatao ko kasi lingid sa kalaman niya
E lagi niya nang binabanggit sa akin na tingnan ko raw ang lolo ko dahil raw hindi mahilig sa gulo si lolo. Ay umawot si lolo sa mga drambula noon sa mga lasing. Kumpiyansa raw kasi yung lolo ko na mga kaibigan niyang nagrambolan eh. Hindi siya aanuhin. May pasabi-sabi pa raw si lolo noon na, "Hoy, tumigil na kayo, diba? Sabi ko huwag kayong mag-away. Diba sabi ko masama ang mag-away o nag-aaway?" Siya daw ang awat ni lolo sa mga kaibigan niyang nagrarambulan noon. Habang pilit raw na inaawat niya ang dalawang kaibigan niya. Pero ano raw napala ng lolo ko? Ay naku, wala daw. Wala daw siyang napala dahil nadamay pa raw si lolo. At nasaksak din ng mga walang pusong kaibigan niya. Galit na galit si lola sa mga yun. Galit na galit siya. Buti na nga lang daw ay naipakulong niya ang mga ito eh. Sobra talagang galit niya sa mga iyon. Tinatawag niya pang mga traitor eh. Sabi niya, "Mga kaibigan, mga traitor." Nanginginig pa katawan ni lola niyan sa galit. Tapos sabi niya ulit sa akin, kaya ako daw dapat, huwag daw ako maniwala sa sinabi ng lolo ko noon na masamang makipag-away. Kasi minsan daw, mas masama pa na tinapaktapakan na nga ang pagkatao ko. Pero wala pa rin akong ginagawa kundi manahimik na lang. Kasi para daw kay lola, siya daw ang masama. Pinakamasama-sama. Kaya huwag ko daw hayaan ang mga taong tumapaktapak sa pagkatao ko. Lumaban daw ako, sumagot daw ako, o di kaya'y magpakita daw ako na hindi ko nagustuhan ang sinabi ng harap ko. Yung mga ganyang bagay daw, kasi sabi niya, hindi daw si lola yung tipong sumasandal sa karma, kasi matagal pa raw bago mangyari yun. Matagal pa raw akong maipaghiganti ng karma. Kaya ano daw yun? Patagal din daw akong magpapaapak sa pagkatao ko? Hindi daw yung pwede kay lola, kasi sabi niya, siya lang daw ang pwedeng magsalita sa akin ng mga salitang tulad ng tanga. O ano pa, kasi alam niya na hindi daw yun seryoso, at alam niya daw na hindi daw salitang galing sa puso niya. Pero ibang usapan na raw paggaling na mismo sa ibang tao. Hindi raw siya makakapayag nun. Kaya kung hindi ko raw talaga kaya, o kung hindi ko talaga kayang sagot-sagutin ang mga taong yun, sabihin ko lang daw sa kanya ang lahat. At siya na raw bahala sa akin. Patitikmin niya raw ang mga taong yun sa galit ng isang matandang lola na nagmamahal ng sobra sa kanyang pinakamamahal na apo. Natawa ng mahina si Hope nang sabihin niya ang huling mga salitang iyon. Parang gusto na rin niyang maiyak nang maalala ang lola niya. Hanggang sa hindi niya na napigilan ang sarili niya, humapdi na lang talagang bawat sulok ng mga mata niya doon bigla. Pero kahit lumuluhay, nagpatuloy pa rin siya sa pagsasalita. Tapos sabi pa ni lola, baka daw akala ng mga tao na kayang-kaya nila ang mga Buena Vista. Dako, dyan daw nagkakamli ang mga tao. Kaya sabi niya, tatandaan ko daw lagi ang kanyang sinabi na huwag daw talaga akong papaapi. Pero kung hindi ko na talaga kayang lumaban, sabihin ko lang daw sa kanya, patitikim niya raw ang mga taong yun ng masalitang hindi pa nila natitikman sa buong buhay nila. Grabe Sir Steven, no? Kanyan ang lola ko, sobrang tapang. At sobrang mahal na mala ko. Aniyat suminghot bago pinahiran ang mga luhang. Nag-uuna na sa pagpatak mula sa mga mata niya. Pagkway tumingin siya sa bintana ng private plane nito para matingnan niya ang magandang tanawin sa himpapawid. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila pagkatapos. Hindi ito umimik kaagad. Hindi rin siya umimik ulit. Ganun lang sila, tahimik lang. Tila kapo nagpapakiramdaman sa isa't isa. Akala nga niya ay mapapanis ng laway ng lang dalawa roon eh. Pero nagkamali pala siya. Dahil lang saglit lang lumipas ay narinig niya nang nagsalita si Steven sa mahinang boses nito. Kung ganun, bakit hindi pa ako sinulong ng lola mo? Hanggang salita lang yata siya eh. Wika ng binata at nagpakawala ng isang mahinang tawa roon bago kumain ulit ng grapes roon. Ngumiti naman kaagad si Hope rito, isang matipid na ngiti bago malumanin na sumagot. Hindi po hanggang salita lang si lola. Hindi ko lang po sinabi sa kanya na sumusobra na po kayo sa akin minsan na nadudurog na rin ako sa mga salitang binibitawan nyo. Hindi po sa nagdadrama ako. Pero yun lang po talagang totoo. Kasi po, kung ang mga hayop ay nakaramdam ng sakit at lungkot, paano na lang po ako? E tao po ako eh. Kahit na magbuka talaga akong chimpanzee. Pero tao po talaga ako. Kaya minsan, nakakapanghina na rin. May mga pagkakataon nga nasabi ko na lang sa sarili ko na ayaw ko na. Suko na ako. Pero agad ko rin binabawi yun ng, "Uy, wag! Alalahanin mo na, malaking pasweldo nila sa'yo dito. Malaking tulong iyon sa pang-maintenance ni Lola. As a daily needs yung dalawa. Yan yung lagi kong pinapaalala sa sarili ko. Kaya ngingiti po ako ulit. At okay na po ako ulit matapos po akong umiyak ng pasikreto. At ano ka ba naman, sir? Sa tanda ko namang to, magsusumbog pa ako kay Lola ko?" Pambira naman kung ganun.
Childish lang ako kumilos, oo. Pero hindi ako childish mag-isip. Kahit papaano'y malawak po ang pag-unawa ko. Kaya ikaw po, sir. Inuunawa rin po kita. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin po ako at nagtatrabaho sa kumpanya mo. Kasi po, pilit kitang inuunawa. Kasi inisip ko rin po na baka lang naman, may malalim kang pinagdadaanan na hindi mo mailabas kaya. Ibinuntun mo na lang sa ibang tao. Kaya naiintindihan po kita. Pilit kong inintindi hanggang sa abot ng aking makakaya. Kaya kahit sinabi niyo po sa akin na hindi niyo po ako mapapatawad sa nagawa kong katangahan, asahan niyo po na hindi pa rin ako aalis sa kumpanya niyo. Paxman, mamatay man. Patatag to, men. Hindi to basta-basta natitinag. Buena vista yata tong kaharap niyo. Anihopat, pinagalaw-galaw niya pang kila niya rito habang piliang nakangisi roon. Isang malalim na titig naman ang isinagot ni Steven sa kanya pagkatapos. Parang binabasa nito ang madamdamin sa kanyang mga mata. Parang binabasa nito ang kaluluwa niya. At nagdulot iyon ng kakaibang damdamin sa puso ni Hope na hindi niya maipaliwanag kung ano. Nagtitigan sila ng ilang saglit. Binabasa niya rin ang damdamin na kabadha sa mga mata nito roon. Hanggang sa narinig niyang tumikim na ito at inarapan siya ng bahagya sa kanagsalita. Ang geologs mo talaga. May papaksaman-paksaman ka pa. Pero sinungaling ka. Kasi sinabi ko talagang hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Hindi ko maalala na sinabi ko yon kaya umayos ka. Pairap nitong sabi sa kanya pero kitang-kita naman na may pinipigilan nitong ngiti sa mga labi nito roon. Kaya natawa na lang si Hope at sumagot ka agad rito. Anong hindi mo sinabi, sir? Naku, huwag ako. Kasi maaring tanga ako at totoo pero expert ako sa memorization. Lalong-lalo na pag dinidibdib ko talaga yon. Kaya lahat ng sinabi mo sa akin tungkol dyan ay nakatatak pa rin sa isipan ko hanggang ngayon. Oh really? Is that so? Then can you drop me an example of that? O di kaya'y yung buong mga sinabi ko talaga. So go on, tell me everything that I just said. And I mean everything. Napahinga naman ka agad ng malalim si Hope at nakangising humalokip-kip roon sa kanagsalita. Okay, ganito po yung sinabi nyo oh. Ang sabi nyo po, I want you to know na kahit ano pang sabihin mo, hindi pa rin mawawala ang galit ko sa'yo. Kasi yung ginawa mong katangahan, pagbibigay yun ng marka sa bawat isipan ng mga taong nakabasa nun. Hindi na yung mawawala sa isipan nila. Magiging issue na yun. Natawa naman ito nung mahina sa kanyang sinabi. Kaya naman natawa na rin siya. Pagkatapos ay, nakangiti at naiiling na nagsalita ito roon. And then, what else did I say to you? Miss Expert in Memorization? At dahil sa sinabi nito ay, nagkibit-balikat siya sa kanagsalita. At ito po yung iba, kaya gusto ko lang malaman mo na hanggat nandito ka pa at di ka pa umalis sa kumpanya ko. Pahirapan talaga kita hanggang sa mapagod ka na at ikaw na mismo umalis mula dito. Nagmamatapang ka pa ngayon ha, kasi alam mong kakampihan ka ni Mami. Pwes, gagawin ko ang lahat upang ikaw na mismo umalis dito. Natawa ulit si Steven roon at makikita talaga sa gwapong mukha nito na totoong tawa yun. Na parang hindi talaga ito makapaniwala. Natotoo ang sinabi niya na expert siya sa pagmememorya ng mga salita lalo na pag dinidibdib niya iyon. Kaya na may pinagalaw-galaw niya ang kanyang mga kilay sa kasinabi ang huling mga salitang binitawan nito. And I swear to God that every of your life here would be miserable. It would be very miserable. Kaya tingnan na lang natin kung hanggang kailan katatagal sa poder ko. Tingnan na lang natin. Alright, siyan po lahat ang sinabi niyo sa akin. Kita niyo na? Expert ko talaga no? Kaya huwag ka na pong pumalag dyan, sir. At sumaludo na kayo sa kaisa-isang talent ko. Ang pagme-memorize. Tatawa-taong wika ni Hope na ikinatawa naman ulit nito habang umiiling roon sa kanagsalita. Ewan ko sa'yo. Nangingiting wika nito habang umiiling-iling pa rin. Sa kabinato siya bigla ng grapes at nanlaki bigla ang kanyang mga mata na masapol nito ang noo niya. Kaya mas natawa tuloy ito roon ng malakas. Habang humahawak pa sa tiyan nito, kaya natawa rin tuloy siya habang nakanganga pa rin. Hadzam, the expression of Ray's face is priceless. Hindi mo ba talaga ina-expect yun? Tanong pa nito habang namumula ang buong mukha sa kakatawa. Kaya na may sumagot siya kaagad rito ng, ah, hindi po sir, ina-expect ko po yun talaga. Kaya po ako ganun na lang kagulat. Kasi ina-expect ko talaga yun, grabe. Ani at hinihimas ang noo niya. Hindi naman yun masakit kasi nga, grapes lang, malambot. Pero nagulat talaga siya. At napahanga rito kasi ang layo ng distansya nila sa isa't isa eh. Pero nasapol pa rin itong noo niya, which is yun talagang nakita niyang target nito kasi nakatingin nito sa noo niya bago pa nito itarget iyon sa kanya.
Humanga siya tuloy rito kasi niisip niya, ang galing pala nito. May pahimas-himas pa sa noo, hindi naman yung masakit eh. Anituat, si Hope naman ang kunwari na pataas ang kilay sa sinabi nito sa kanagsalita roon. Ah, hindi po ba masakit? Sige, subukan ko po sa inyo, sandali. Aniyat mabilis na tumayo roon, saka kumuha ng grapes, bago binato ang mukha nito roon. Tatawa-tawa naman ito sa ginawa niya at gumanti na rin. Hanggang sa napuno nilang masayang halakhakan at sigaw ng loob ng private plane. At sa mga sandaling iyon, ay tila ba ibang nararamdaman ni Hope para kay Stephen. Kasi narealize niya na, hindi naman pala ito puro kasungitan at kasamaan lang, kundi may kabaitan din. Pero alam niyang sa mga sandaling iyon, ay pilit niyang binubura ang kung ano man ang namumuong damdamin para sa kanyang binatang amo. Dahil bukod sa alam niyang, hindi siya nito magugustuhan na ikakasal na ito. Kaya sa huli, alam niyang siya lang din ang masasaktan. Mabilis na dumaan ang mga araw. Busy na si Stephen at Atasha sa mga aasikasuin sa kasal nilang dalawa. Kaya hindi naatupag ni Stephen ang kumpanya nito. At naging dahilan niyon upang ang CEO na ang kumpanya ang natasan nitong umasikaso nun. At syempre, siya na rin nag-a-assist rito. Okay nang sama nila ni Stephen. Mabait na ito sa kanya. Minsan masungit kasi siguro bad mood lang. Pero bigla itong babawi. At magiging mabait na naman sa kanya ulit. Lagi tuloy niyang lihim na nasasaway. At napapagilitan ng puso niya kasi sumasaya talaga ito pagkausap niyang among si Stephen. Napabuntong hininga na lamang si Hope sa isiping iyon. Lalo na pag iniisip niya na masaya na si Stephen sa pili ni Atasha, lalo na't ikakasal na ito sa pinakamamahal na fiancé nito, pero ang hindi lang alam ng dalaga. Sweetheart, may ayun akong ano na naman ang problema? Kanina ka pa kasi walang gana eh, at parang ayaw mo akong kausapin. Parang galit ka na hindi ko alam. Ano ba talagang problema? Ang totoo nga niyan, mula nung inaasikaso natin ang kasal natin, ganyan ka na. Hindi kita maintindihan. What is the problem, sweetheart? Please tell me. Bukas ng kasal natin, so please tell me your problem bago tayo ikasal. Ang hirap naman kasi na sa araw na kasal natin, malungkot ka. Malungkot tayong pareho. Dapat masaya tayong dalawa bukas, hindi ba? Kasi matutupad na ang mapangarap ng mga magulang natin para sa ating dalawa na magpapakasal tayo at magkakatuluyan sa isa't isa balang araw. At bukas na nga iyon. Wika ni Stephen kay Atasha ng mga sandaling iyon. Nasa garden sila ng mansyon ng mga ito. Samantala ang mga magulang nila ay masaya na nag-uusap sa loob ng mansyon. Tinignan naman niya kaagad si Atasha at bigla na lamang tumulo ang mga luha nito roon na talagang labis na ikinagulantang niya. Pagkaway humihikbing ng salita ito roon. Stephen, hindi talaga kita minahal. Pero sinubukan ko para sa mga magulang ko. Pero napagtanto ko na hindi ko na talaga kaya pang magunwari pang okay lang. Kahit sa loob-loob ko ay durug na ako sa labis na kalungkutan. Sa araw na kasal natin bukas, ang mga magulang ko lang ang masaya. Ikaw lang ang masaya, pero ako, hindi, hinding-hindi kasi. Stephen, magkaiba tayo eh. Ikaw mahal mo ako, pero ako, hindi kita mahal. Kasi, si Maris ang mahal ko. Ang sinasabi ko sa iyong kaibigan ko, siya yung matagal ko ng mahal. Lihim na minamahal. And yes, Stephen, I'm a lesbian, not a girl, not a bi, but a lesbian. Kaya hindi kita magawang magustuhan at magawang mahalin. Kasi hindi tayo para sa isa't isa. Hindi talaga. Kaya gusto ko nang kumawala sa kasal natin. Ayoko matali sa iyo habang buhay. Kasi hindi ko pinapangarap yun. Pangarap lang yun ng mga magulang ko. Pangarap mo lang yun. So please, spare me. Ayoko makasal sa iyo. Ayoko. Stephen, ayoko. Nasasaktang hagulhol nito. Hindi naman alam ni Stephen kung ano ang kanyang sasabihin roon. Pero alam niya nasasaktan siya. Nasasaktan siya ng matindi sa sinabi nito sa kanya. Pero alam din niyang wala siyang magagawa. Hindi siyang minahal nito. Hindi siyang mahal nito. Kaya alam nga naman na ipagpipilitan niyang sarili niya rito. Kaya naman napatulo na lang din bigla ang mga luha niya roon. At mabilis itong niyakap ng mahigpit. I'm sorry. I'm very sorry. Hagulol nito ulit kaya mas lalong napatulo ang mga luha roon ni Stephen. At mas humigpit pang lalong pagkakayakap niya rito sa kanagsalita. Shh. It's okay. It's okay. I understand. I totally understand. But
we can tell them now na ayaw mo na. Kasi magkakaroon naman siyang pagkatao mo niyan. Mag-ibang tingin ng ibang tao sa'yo, panigurado. So, we must think of something else to stop our wedding tomorrow. We must think of something. Wika na Steven at hindi niya alam, pero bigla na lang pumasok sa isipan niya ang maganda at inosenteng mukha ni Hope na nakatingin sa kanya. At hindi rin niya alam kung bakit, pero bigla na lang kumabog ng malakas ang dibdib niya nang bigla niyang maalala si Hope. Pagkuway na paisip na lang sa Steven ng sobrang lalim sa mga sandaling iyon, habang iniisip si Hope at ang magiging kasal nila bukas ni Atasha. Samantala, abalang-abala si Hope sa pagpiprint ng mga mamahaling papeles roon na kailangan niyang ipakita sa COO mamaya. Ngunit bigla na lang siyang napaigdat roon nang biglang may magsalita mula sa kanyang likuran. Hope. Nalaki bigla ang mga mata ng dalaga at mabilis na napaharap sa may-ari ng boses na iyon na napaka-familiar sa puso niya at sa buong sistema niya. Sir Steven, bakit po kayo nandito? Akala ko po ba sa susunod na linggo kayo pupunta dito? Pero hindi na naituloy ni Hope ang tanong niya rito dahil bigla na lang siya nitong niyakap ng mahigpit roon. Kaya mas lalong nalaki ang mga mata ng dalaga sa mga sandaling iyon. At hindi niya alam kung saan siya mas nagulat. Sa pagtawag ba nito sa kanya ng Hope? O sa biglang pagyakap nito sa kanya? O sa biglang paghagulo nito ng mahina roon? Napasinghap tuloy siya. Sir, ano pong nangyari? Bakit po kayo umiiyak ngayon? Nababahalang tanong ni Hope rito at agad naman itong humihikbing sumagot ng ayaw niya na sa akin. Hindi niya ako mahal. At kailanman ay hindi niya ako talaga minahal. But I understand her. At ayoko rin ipagpilitan ang sarili ko sa kanya. Kasi mas lalo lang siya masasaktan pag nagkataon. Then she told me that she wants to cancel our wedding tomorrow. Pero kung gagawin niya yon, at sasabihin niyang siya mismo ayaw na makasal sa akin, at sasabihin niya ang totoong dahilan niya, na ayaw niya sa akin at hindi niya ako mahal at babae talagang gusto niya, kaya ayaw niya nang maikasal sa akin, ay reputasyon niyang masisira. Kung sasabihin ko kasi na ako ang ayaw makasal sa kanya, walang maniniwala. Kasi kitang-kita ng matao kung gaano ko siya kamahal. Kaya ibang paraan ang naisip ko at Hope. Kahit naman nasaktan na ako sa sinabi niya, nagpasalamat pa rin ako kasi naging totoo siya sa akin. Kaya ayoko mapahiya siya. Kaya nag-iisip ako ng ibang paraan para makansel ang kasal naming dalawa bukas. Yung ako na lang sasalo sa lahat ng panghusga ng matao kesa siya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin akong maisip. Wala pa rin. Tulungan mo ako, Hope. Tulungan mo ako. Hagulol pa ni Steven. Kaya napahinga si Hope ng malalim roon at gumanti na rin ang mahigpit na yakap nito roon. Nag-isip din siya ng pwede niyang itulong dito. At nang sa wakas ay nakaisip siya ng paraan, ay agad siyang napalunok roon ng sunod-sunod at pabuntong hiningang nagsalita. Ituloy niyo lang po ang kasal niyo bukas dahil pupunta po ako doon at tutulungan ko po kayo. Dumating na ang araw ng kasal ni na Steven at Atasha at lingid sa kalaman ng lahat ay lihim silang dalawa na kinakabahan roon. Sinabi na rin kasi ni Steven kay Atasha ang sinabi ni Hope sa kanya kahapon at hindi niya alam kung anong tulong na ibig nitong sabihin, pero naniniwala siya ng lubos sa sinabi nito. Kumabog tuloy bigla ng malakas ang dibdib niya ng malalang dalaga. Pagkuway na pangiti na lang siya ng lihim roon habang nagsimula ng magsalita ang pari sa mga sandaling iyon. Bago ko simulan kasalang ito, gusto ko lang malaman kung may tututol ba sa kasalang ito ni Steven at Atasha. At pagkasabing pagkasabi niyo ng pari ay agad ring may sumigaw ng malakas mula sa kanilang likuran. Ako po ang tututol. Buntis ako. At si Steven ang ama ng dinadala ko. Agad nang laki ang mga mata ni Steven at Atasha nang marinig nilang napaka-familiar na boses na iyon ng isang babae. Kaya na may sabay silang napaharap sa kanilang likuran. At gusto na lamang mapangiti ni Steven roon nang makita niya si Hope na nakatakip ng shawl sa mukha nito. Pero ang mga mata nito ay diretsong nakatingin sa kanya. Kaya na may agad na nagkatinginan ulit sina Steven at Atasha roon. Tinitigan siya nito ng makahulugan na agad naman niyang naintindihan roon. Kaya bumaba siya kaagad sa aisle. At mabilis na nilapitan si Hope sa kaniyakap ng mahigpit bago ito hinawakan ng kamay at nagtatakbo na sila palabas mula sa simbahang iyon na kapwa may matamis na ngiti sa kanilang mga labi. Ang sumunod ng mga araw ay naging usap-usapan na si Steven. Maluloko daw siya. Mga ganun.
Pero tinawanan niya lang ang lahat ng mga yun dahil hindi naman yun totoo. At alam niyang tulad ng na-issue sa kanya na baog siya ay malilinis din iyon. Dala nga ako si Atasha sa kanila ni Hope na malapit na ito magsabi ng totoo sa mamagulang nito at sa mamagulang niya. And speaking of his parents, hindi talaga ito makapaniwala sa nagawa niya, kunwari. Pero nang paulit-ulit niyang ipinaintindi sa mga ito na wala talaga silang pag-asa ni Atasha at iba na ang mahal niya, ay walang nagawa ang mga ito kundi tanggapin na lang ang desisyon niyang iyon. Unti-unti na rin tinanggap ng mga ito si Hope kasi mabait daw talaga ito at mahaba talagang pasensya kahit na pinagsalitaan na ito ng hindi maganda ng mga magulang niya. At ng gabing iyon ay magkatabi silang nakatayo sa balcony ng kanilang kwarto dahil may mahalaga daw itong sasabihin sa kanya. Ano yun, Hope? Ano yung mahalaga mong sasabihin sa akin? Nakangiting untag ni Steven kay Hope at masuyong sinuyod ang kanyang madaliri, ang malambot at mahabang buhok nito. Namula naman agad ito sa ginawa niya. Parang hindi ito yun inaasahan mula sa kanya. Pero nakapagpasya na si Steven sa gabi ding iyon mismo. Sasabihin niya ang tunay niyang nararamdaman para rito. Mas napangiti na lang tuloy lalo si Steven sa kanyang naisip habang matiim na nakatitig sa dalaga. Samantala, hindi naman makahinga ng maayos si Hope roon. Habang nilabanan ang matiim na titig ni Steven sa kanya. Pagkaway nagsalita na siya roon. Natatakot po kasi ako, sir. Paano kung malalaman nila ang totoo? Paano kung mapapansin nilang hindi naman pala lumalaki ang tiyan ko? Hindi naman pala ako buntis. Paano na po? Natatakot po ako. Ayoko pong kamuyan ng mga magulang mo. Lalo na po at napapalapit na po ang mga loob namin sa isa't isa. Silang araw ng pagtira ko dito. Si Lola nga rin po nagtaka dahil halos isang buwan na raw akong hindi umuwi sa bahay. Ano pong gagawin ko? Natatakot po ako. Lumuluwang sabi ni Hope sa binata. Nakita niya namang umiti ito ng buong suyo sa kanya sa mga oras na yon. At masuyong hinawakan ang baba niya, saka malamlam ang mga matang nagsalita. Wala kang dapat ipag-alala, Hope. Dahil hindi natin sila tuluyang niloko. Dahil ang totoo, talagang mahal na kita. Ikaw nang mahal ko. At hindi na sa Atasha. Ang totoo nga niyan. Nagsimula nang nararamdaman kong ito sa'yo. Noong papunta tayong Barcelona. Nakilala kita ng lubos doon. Ipinakita mo sa akin kung sino kang talaga. Kung anong merong personalidad na meron ka. Kaya labis na akong humanga sa'yo sa araw na iyon. Kasi naiintindahan mo ako. Ang ugali ko. Kaya ngayon, sasabihin ko sa'yo na ikaw din ay iintindihin ko mula ngayon. At ipinapangako ko sa'yo na pananagutan ko ang pagpapanggap nating to. Gusto ko nang tutuhanin ang lahat ng pagpapanggap natin. Sabihin na natin sa kanila ang totoo na magpapakasal na tayo. Diyan ay kung mahal mo rin ako. Tila nahiya pang wika ni Steven sa huling mga salitang binitawan nito. Kaya na may mas lalong napaluwa si Hope roon sa sobrang kaligayahan at sobrang gulat niya sa sinabi nito. Kitang-kita niya rin sa mga mata nito na totoo lahat ng mga sinabi ni Steven. Kaya na may humagulol siya roon at niyakap ito ng mahigpit sa kanagsalita. Ano bang sinasabi mo kung mahal kita? Siyempre, oo, mahal kita. At hindi lang mahal, kundi mahal na mahal. Doon ko rin napagtanto ang nararamdaman kong yun nung pumunta tayo sa Barcelona. Kaya oo, mahal kita. Mahal na mahal kita. At magpapakasal ako sa'yo kahit saang simbahan pa yan. Basta importante, may kasal na ako sa'yo. May kasal na ako sa lalaking mahal ko. Yung lalaking para talaga sa akin. Mahal na mahal kita, Steven. Mahal na mahal kita ng bonggang bongga. And I thank you. Tumatawang wika ni Hope na nagpahalakak naman ng malakas kay Steven roon. Pagway marahan itong hinawakan ang mukha niya, saka nakangiting nagsalita roon. Mahal na mahal din kita. Kahit ikaw pang pinaka-childish, pinaka-jolox, pinaka-tanga, o pinaka-uto-utong babae sa buong mundo. Ikaw pa rin ang mamahalin ko. And I thank you. Lumuluhang wika ni Steven at masuyo nang inangkin ang mga labi niya roon na lumuluhang tinugon naman kaagad ni Hope. Nagpakasal silang dalawa matapos nilang ibunyag ang buong katotohanan. Nasabi na rin ni Atasha ang lahat-lahat, kaya na may dalinis ng pangalan ni na Hope at Steven sa wakas. Masayang-masaya ang mga magulang ni Steven. Masayang-masaya ang lola niya sa nalaman, bagamat nung unay nagulat talaga ito sa nalaman. At higit sa lahat, masayang-masaya na rin ang newlywed na sina Steven at Hope. Lalo na at nagkatotoo ang pagbubuntis niya matapos isang taong pagsasama nila. Bunang kasiyahan nilang mag-asawa,
kaya masasabi nila na wala at wala talaga silang mahiling pa. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, ano yung natutunan sa ating kwento? Magbigay ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Kung bago ka pa lang sa channel ito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.